sense of ownership, mm-hmm. sense of social commitment and responsibility na makiisa, na sila po'y may pakailam po dapat mm-hmm. sa pag-aayos po at paghahanda ng ating paaralan. Maski wala po silang kamag-anak o anak na nasa paaralan na kanila pong tinutulungan, ay nakikita po natin. At yan po ang isa sa mga layunin ng Brigada Eskwela. So this is nationwide. What about yung generated resources po for Brigada Eskwela, ASEC? Opo, pag sinabi po natin yan na Ms. Lai, mm. dahil mayroon pong mga donations na okay. In-kind lamang po, ha? Klaro po yan, hindi po tayo tumatanggap in cash. Cash so, oh. Mga kababayan natin nagdo-donate ng pintura, mga gamit po pang kumpuni, martilyo, pako, mm-hmm. Lagari. Minor repairs lang naman po, pangliho ng ating mga upuan. Mm-hmm. Pag binigyan natin ng halaga yan, at yung oras na ginugugol ng ating mga kababayan sa pag-volunteer po sa event na ito, mm-hmm. Nasa po mahigit 4 na bilyon po yan, Ms. Lai. Ang laki, no? Kung bibigyan mo ng halaga, mm-hmm. kumpara po yan, ako, malaki, Ms. Lai. Kaya bibigyan mo ng halaga at i-add mo yung cost ng mga na-donate na mga bagay. Mm-hmm. Kumpara po yan sa halos 1 bilyon po lamang nung nagsimula po tayo ng 2010. Yan po mm-hmm. ay isang manifestasyon, Ms. Lai, na opo. Talaga namang yung interest ng ating mga kababayan ay talaga pong nandiyan dyan at handang tumulong. Yun mm-hmm. po yung ating pong nais din tutukan din dito sa Brigada Eskwela na to, na yung konsepto ng bayanihan. Mm-hmm. Bayanihan talaga, no? Opo. Ay nangyayari, it's not about the money actually, but mm-hmm. if you would like to measure the success in terms of the generated resources that mm-hmm. you mentioned, Ms. Lai, mm-hmm. talaga naman pong nakikita natin na patuloy na naging matugumpay ang programa ito. Opo, this is a nationwide. At paano ho ba, may process ho ba sa ganitong proseso o yung sistema ninyo na isinasagawa yung OPLAN na yung Brigada Eskwela? Alimbawa, yung pagdo-donate ng mga kababayan natin, yeah. ng mga pintura, paano po? Basta na lang yeah. nila ibibigay sa school or what? Yes, Ms. Lai, yung binanggit mong OPLAN Balik Eskwela, pag-usapan natin opo, pagkatapos later. Ng brigada. Opo. Ang proseso po dyan ay kailangan lamang namang pumunta po tayo sa pinakamalapit na paaralan mm. na nais po nating tulungan. Ibigay po yung ating mga equipment o mga bagay na nais po natin ibigay, panlinis, pangkumpuni, mm-hmm. at lahat naman po yan ay will be properly accounted for. Again, we don't accept cash. Yes. So May 30 po. Magsisimula na kayong tatanggap ng mga yes. pintura. at mga tao po maglilinis. Yes, ako, volunteer. Ako po ay nasa Paranaque. Isang paaralan po sa Paranaque, yung kick-off po ng NCR. Ayun, so no. bawat region natin, Ms. Lai, opo. Meron silang kick-off ceremony na gagawin, may pipiliin isang paaralan, mm-hmm. so may kaunting seremonya, opo. At simultaneously, the Brigada Eskwela is happening in all our schools nationwide. So for this year, Paranaque ho kayo, ano, magkikick off? Sa NCR. Sa pali. NCR, alright. Opo. Yung iba po natin mga kasamahan all over the Philippines po. Mm-hmm. Itong may tema tayo ngayon for this school year, attorney, ASEC Umale, no? Opo. Ito yung tayo para sa paaralang ligtas, maayos at handa, mula kindergarten hanggang senior high school. Opo. Or senior high school na nga pala, magsisimula ngayon, ASEC. Yes, kaya nga mamaya maganda yung ating mga kapanayam, si ASEC Elvin natin. Mm-hmm. Tanungin po natin siya kung kamusta na po ba yung preparasyon ng ating kagawaran mm-hmm. sa pagpapatupad nitong grade 11 portion ng senior high school. Opo. Yung mga pag yan ay tungkol sa Brigada Eskwela at mamaya ho may makakapanayam nga ho tayo. Pero dito naman, ano pagkakaiba nitong OPLAN Balik Eskwela dun sa tinatawag nating Brigada Eskwela naman? Opo. OPLAN Balik Eskwela, from May 30 to June 18, mm-hmm. we will set up action centers sa buong Pilipinas po muli, central office, sa ating pong mga regional offices, sa ating pong mga schools division offices, mm-hmm. na kung saan meron po tayong dedicated hotline po dito sa central office po. Ang ating pong hotline ay 638-8641. Isa pong numero po lamang yan. Mm-hmm. Mobile phone number 0919-456-0027. Na kung saan pwede po silang dumulog
sa numerong ito, magtanong ano po ba yung requirements, halimbawa tanong ang ating magulang para mag-enroll o magparehistro ang aking anak na dapat nagawa na po po niya nung matagal na, pero kung anong mga issue mayroon man, ano po ba ang mga dokumento na dapat ko pundalin, bakit hindi po makita ang pangalan ng anak ko dito sa dating paaralang pinasukan ko para maging maayos. May 30 pa lamang po at hindi natin naantayin ang June 13, unang araw ng pasukan. Pati po dyan, Ms. Lai, kasama yung coordination with the several government agencies. Very quickly, DOE, DILG, DOH, DND, DPWH, DSWD, DTI, Meralco, MWSS, MMDA, pati po ang Office of Civil Defense, Pag-asa at PNP. Aba, halos lahat. Halos lahat, Ms. Lai. Yes, Asik. So, ibig sabihin, masusumpungan natin ang mga ahensyang ito dyan sa date na yan from May 30 hanggang June 13. Konsepto po niyan, Ms. Lai, halimbawa, may poste na yung kanyang cord. Yes, ay nakabagsak at medyo peligroso sa mga bata na papasok. Okay. Hindi natin naantayin ng June 13 o ilang araw bago mag June 13. Opo. Pag na-i-report po sa amin yan, dahil buong Pilipinas naman po yan, baka hindi naman natin makita. Pag nasa central office po tayo, nasa division office, pagkatawag po nila doon sa ating mga hotlines, kaagad tayo makikipag-coordinate kung yan po yung nangyari sa Metro Manila, halimbawa sa Meralco, para puntahan po ito. Mga daan, halimbawa, na for some reason nasira yung may malaking hukay at alam na natin na maging sanhito ng trapiko papuntang ating paaralan, tatawagan po natin kaagad ng DPWH para kumpunihin po ito. Alright. Mga ganyan pong uri ng koordinasyon, maaasahan po natin, kaya po natin ikinakasa ang Oplan Balik Eskwela. Again, from May 30 to June 18. Ating pong medyo mahaba-habang panahon yan, mga kababayan, ano, kaya yung mga kung may masumpungan man kayo, pwede kayong agad na dumulog dito sa Oplan Balik Eskwela. Agad-agad ba makikita natin yung lugar kung saan sila magre-reklamo, ASEC, saan-saan masusumpungan itong center bang tawag doon, yung Balik Eskwela, yung reklamo information center? Opo, sa mga regional offices po natin, dumulog po tayo doon. Kung ano po yung numero nila, makakaasa po kayo na meron po silang dedicated hotline po dyan. I-anunsyo natin yan, Ms. Lai, sa mga susunod na araw. Okay, so abangan po ninyo yan, mga kaibigan. Samantala, sa aming pagbabalik ay pag-usapan na natin ang tungkol dito sa K-12 program ng Department of Education at meron tayong makakapanayam. Sandali lamang po, mga kaibigan, dyan lamang kayo. ABC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT araw-araw. Proteksyon na ng katawan, palakasin ng immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress, at unhealthy lifestyle. Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No preservatives, no additives, no chemicals. At US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4 plus 1 Strong and Light Coffee now available at Generica Drugstores nationwide. Pinakamalalaking balita sa nakalipas na linggo. Tatalakayin, hihimay-himayin mula mismo sa taong nasa likod ng isyu. It is our guest who's talking dito sa Radyo Agila tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Guest who's talking? The station that's nice and easy. Easy to listen to. Easy to remember. Easy just for you. This is Radyo Agila Musical Programs. Victor Root Live by request. Monday to Friday, 1 to 2 p.m. Kantahan na. And ito ang inyong Tita Meti. Every Sunday, back-to-back musical programs. 1 to 2:30 p.m. and 2:30 to 4 p.m. Relax,
sit back and enjoy extreme voices of music here on Radyo Agya. Inaanyayahan ng lahat sa Mayo 22 sa Philippine Arena at sa iba't ibang satellite stations. Iglesia ni Cristo Worldwide Intensive Propagation. Kaluhan. MIB. They plan, they work hard, and they make things happen. MIB men in business. They're not just your ordinary guys. They excel at what they do. They are professionals. MIB men in business. Catch them live every Sunday, 8 to 9 a.m. only here on Radyo Agya 1060 Mega Manila. Pinakamalalaking balita sa nakalipas na linggo. Tatalakayin, hihimay-himayin mula mismo sa taong nasa likod ng issue. It is our guest who's talking dito sa Radyo Agila. May Sabado, alas 9 ng umaga. Guest who's talking? Edukasyon. Aksyon para sa edukasyon. Edukasyon. Programang katuwang sa ikaangat ng kalidad ng edukasyon. Edukasyon. Protektahan ang karapatan ng mga Pilipinong mag-aaral. Edukasyon. Sa Radyo Agila. Tuwing Sabado sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa Radyo Agila. Okay, welcome back mga kaibigan sa programang Edo Action, of course, with Asika Tonosito Umali. At nasa ating linya na, Asika Elvin. Asik Elvin Uy po natin, ang Assistant Secretary for Programs at isa po talaga sa napakahalagang opisyal po ng ating kagawaran na tumututok po sa implementasyon ng ating K-12, lalong-lalo na po itong grade 11 na mangyayari po pagdating ng June 13, Ms. Lai. Okay, so nandiyan na, Jim, Asika, Elvin, maganda umaga po sa inyo and welcome po dito sa programang Edu Action. Good morning din po sa inyo. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Asik, kumusta na po ang preparasyon? I believe matagal na po kayong naghahanda para dito sa K-12 program, lalo na itong senior high school na sisimulan na ngayong pagbubukas ng klase. Handang-handa na po ba tayo, Asik? Handang-handa na tayo. Itong taon nang naghahanda ang kagawaran ng edukasyon. Opo. Mula pa nung naipasa yung batas. Ang magiging pagpapatupad natin ng grade 11 sa darating Hunyo, meron tayong inaasahan na isa't kalahating milyon na public at private school students sa grade 11 itong darating na school year. At meron silang 11,000 mga paaralan, public at private school ito, na pwede nilang pagpilian. So yun yung paghahanda na ginagawa namin sa DepEd, ng private school at ng mga public school. Okay. Elvin, ibahagi po nga natin sa ating pong mga tagapakinig doon po sa more or less 1.5 million incoming grade 11 students that we expect. Ilan po dyan ang magtutungo sa pampublikong paaralan natin ng senior high school at ilan po sa private senior high school system, including the HEIs? Doon po sa isa't kalahating milyon na papasok sa grade 11, 1.2 million po ay galing public school. Galing. Tapos yung lalabing 300,000 mahigit, galing po silang private. Ngayon, base sa ating estima, sa public school siguro, mga nasa 800,000 hanggang 1 million ang papasok sa grade 11. Tapos yung galing po naman sa private school, nasa
As a core about classroom, sapat po ba yung mga classroom, especially sa mga pampublikong paaralan natin? Sa nakalipas dalawang taon, patuloy yung pagpapatayo natin ng mga bagong silid-aralan. So, for example, itong 2014 saka 2016 budget natin, meron tayong natayo na halos mga bagong silid-aralan. Yung mga tapos na, syempre ginahanda na siya para sa actual na klase. Yung mga hindi pa tapos, yan, kakatulong namin ng DPWH para masigurado na matapos sila bago ang June 13. Opo. Ay, ilan po ba ang ating kailangan pagdating sa mga grade 11 po? Kasi ito po yung inihahanda nating maigi, ASEC. Kailangan natin. At ito sa ating budget. Sapat yung nabigay natin yung nakalipas na doon ng taon. Ang kailangan na lang masigurado ngayon ay lahat ng mga silid-aralan na yun ay maayos, ligtas, at handang may gamit o magamit para po sa ating pagpapatupad ng grade 11 sa taon na ito. Apo. Tapos na po ba lahat ito, ASEC? Hindi pa lahat, pero karamihan po dito tapos na. Siguro kung bumoto po kayo, nabisita nyo rin yung mga public high schools namin at nakikita nyo na mayroong mga bagong kusali, may mga tinatapos din na construction. Hindi na po yung tinatapos namin. Masigurado lang na lahat ng mga bagong pasilidad ay handa para sa darating na school year. So nationwide po ito, lahat ay makakatugon sa pangangailangan ng grade 11, ASEC? Ay, yes po. Sa larangan po o sa sektor ng public school, mayroon tayong halos 6,000 na public senior high school sa taon na ito. At karamihan po dyan ay sa mga public high school na nag-ooperate na. So, ginawa po natin yung halos limang libo na public high school, yun yung binigyan ng budget para matayuan po ng mga bagong silid-aralan. Ayun. Okay. Doon naman po sa usapin, ASEC Elvin, ng pagkuha ng ating mga guro na magtuturo po sa grade 11. Kamusta na po ba tayo rito? Asektuloy, patuloy din yung pag-hire at pag-train natin sa ating mga guro. Dito sa 2016 budget natin, meron tayong alokasyon para sa lagpas 36,000 na mga bagong guro para lamang sa senior high school. So nagsimula tayo kumuha ng mga application actually last year pa. Tapos itong Pebrero, Marso, Abril, ito yung screening at pag-interview, pag-evaluate ng mga application mismo ng ating mga prospective teachers. So ngayong Mayo, itong buwan po na ito, nagsimula na yung tinatawag nating mass training of senior high school teachers. At yung training na pinagdadaanan nila ay naka-angkop po ito din sa specialization o subject na kanilang tuturuan. So yung mga science teachers, mga math, mga business, tech book, kanya-kanyang training sila base din sa kanilang ituturo ng mga subject ng taon na ito. So narinig natin, Ms. Lai, nakaraang taon pa lamang po ay nagsimula na tayong kumuha. Nagsimula po yan, hindi po ba ASEC Elvin yung pagkuha nung intent pa lamang to teach in senior high school? At ngayon, naririto na tayo, nabuo na po yung tinatawag na teacher item position na yan. At yung numero na banggit ng ating ASEC Elvin at nasa training phase na tayo. So talagang natutugunan po ito. So ASEC Elvin, paano naman po yung non-teaching positions? Meron po ba tayong inaasahang papasok o kukuhain para po sa grade 11? Meron din po ASEC Tony. So maliban dun sa mga principals natin, siyempre, kailangan din natin ng mga admin assistant, mga registrar, pati na rin yung mga nurse, mga kahit yung mga bookkeepers, kasi tsaka yung mga property custodian. So, ang nangyayari po ngayon sa mga public high schools natin, kung wala pang available na nag-a-apply, mag-designate muna sila kung sino man ang available at qualified sa kanilang paaralan. Pero naghahanap na rin sila ng mga permanenteng tao na pwedeng kumuha po ng mga posisyon na yun. So, ready na, classroom, teacher, what about yung mga tech voc equipment na tinatawag natin na ASEC? Ready na rin ho ba at sapat itong pangangailangan natin para sa ito? Yung mga kagamitan natin, tawag natin dyan learning resources, di ba? Learning resources. Yung mga gamit,
Opo. Gamit sa textbook, gamit sa science at math, gamit din sa mismong textbook natin. Ano po yan? Ongoing procurement po yan. At ang layunin natin, maitala po ito sa ating mga paaralan kung kailan ito kailangan ng ating mga mag-aaral. Uh-huh. For example, yung textbook na subject natin, hindi po lahat ito first semester magsisimula. Okay. So, mayroong mga textbook subject na sa second semester o sa grade 12 pa magsisimula. Uh-huh. Umabot po yung ating mga bagong kagamitan bago po kailanganin ito ng ating mga guro at mga mag-aaral. Yun po ang target ng ating kagawaran. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy lang. Paano yung mga computer natin? Ah, yung computer, ano yan? Actually, kahit walang senior high school, talagang malawak yung pagpapalagay namin ng mga bagong ICT, Information and Communications Technology na nakagamitan at pasilidad sa ating mga paaralan. Para lang siguro meron kayong benchmark. Nung nagsimula po tayo nung 2010, wala pa sa siguro 10,000 sa ating mga public school ang merong kumpletong ICT facilities. Sa nakalipas na 5-6 na taon, na yung numero na yan, naitaas na natin. So, lagpas 30,000 sa ating mga public schools meron nang na-deliver na mga bago at mga binili po nating mga ICT equipment and tools. Napakaganda ng naririnig natin, Ms. Lai, at klarong-klaro na ang ating pong DepEd talaga sa sinasabi ni ASIC Elvin ay handa po sa pagpapatupad ng K-12. At ito naman ay parati nating dapat maisip din sana, Ms. Lai, na kung meron mang bahagyang mahuli dun sa mga ilan na nais po nating i-deliver sa ating mga paaralan sa isang napakalaking programang katulad po ng K-12 this line. Opo. Sana makita po ng ating mga kababayan na maaari pong mangyari ito. Mm-hmm. Ngunit ang mahalaga, alam po ng atin ng kagawaran edukasyon kung ano po yung mga issue na kakaharapin at kung ano po yung solusyon. And you could see and hear from our ASIC Elvin the preparation that they are doing. For example, Ms. Lai, tanongin natin si ASIC Elvin. Yes. May ideya po ba ang ating kagawaran ng edukasyon, ASIC Elvin, kung ilan ang magtutungo sa iba't ibang tracks na ino-offer ng senior high school? Ilan ang nasa academic, sa tech work, arts and design, and sports? Magandang tanong yan, ASIC Tony. Base sa ating datos, di ba meron tayong 4 na tracks, may academic, may tech work, may sports, may arts and design. Noong nag-early registration po tayo noong Oktubre ng nakaraang taon, lumabas po sa ating registration, halos 59% ng ating mga mag-aaral, public at private, gusto pong mag-aaral ng academic track. Tapos yung halos 40% ng ating mga mag-aaral, so 2 sa kada 5 mag-aaral natin, ang gusto namang pag-aralan ay tech po. Tapos yung nalalabing mga kalahating porsyento lang, mga gusto naman nila sa sports o sa arts and design. So itong darating na Hunyo sa grade 11, ang expectation natin, karamihan sa ating mga mag-aaral, kung hindi academic ang pag-aaralan, tech book ang kanilang pipiliin. Mm, so, pwedeng mamili at pwedeng, paano pala yung ano, ASEC, yung mga lilipat, magta-transfer? Anto, naihanda? From one ASEC track to another, yung siguro ang tanong mo, this line, nagparehistro. Early registration po kasi, di ba? Tapos, gustong mag- take vote mula academic. Halimbawa, ASEC Elvin, paano yon? Ang ano naman, yung pagpili ng mga programa at paaralan, ito ay talagang choice ng ating mga mag-aaral at ating mga magulang. So ang ginawa po ng DepEd para mas maayos itong pagpili na ito, inagahan namin yung enrollment. In fact, 'di ba, Mayo, ika-9 ng Mayo ang ating election. Nung ika-10 ng Mayo, pagkatapos mismo ng election, sabi na namin sa aming mga paaralan, mag-enrollment na tayo para sa grade 11. Para yung mga ating mga mag-aaral, pwede lang talaga nilang piliin at pag-isipan ano ba talaga yung gusto nilang kunin na track, na specialization, tapos kung saan gusto kong pumasok. Kung sa public o sa private school. Ayun. Kasi yung malakang programa natin para masigurado na lahat ng nagtapos ng grade 10 noong Marso at Abril ng taon na ito ay may papasukan. Kasi ayaw natin na mayroong gusto mag-aaral pero hindi nakapag-aaral dahil hindi niya alam kung saan siya pwede pumunta,
o kung ano yung pwede niyang kunin ng mga programa. So ito, ano to, ito ay sa pagtutulungan ng DepEd at ng sektor ng mga pribadong paaralan. Ayun. Okay, so mga kaibigan, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ASIC, ano, lalo na yung mag-e-enroll o meron nga tayong early registration, maaari ho kayong magtanong ngayon kay ASIC Kelvin. Ano ho, pwede kayong tumawag sa amin sa ating hotline number 784-7454 o kaya mag-text lamang kayo sa 0932-422-2572. Babalikan natin si ASIC Kelvin dahil marami pa tayong tatanong, ASIC Kumale, no? Patungkol nga ho dito sa senior high school, ang K-12 program, meron pa tayong voucher program na tinatawag eh. So para malinawan ito ng ating mga taga-subaybay, yan ay i-discuss sa atin mamaya ni ASIC Kelvin. At welcome po mga kaibigan ang inyong mga katanungan. Sandali lamang po, magpapakilala lang po muna ang ating himpilan. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Ang Radyo Aguila ay kasapi sa KBP. Oras natin alas 8.32 ng umaga. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating pratuntunang Edo Action. Isama pa rin si ASIC Tonacito Umali at nasa ating linya pa rin si ASIC Kelvin. Yes, ASIC Umali. Opo, nabanggit nyo ni Sly yung senior high school voucher program na programa ng ating DepEd. Alam po ninyo, we reopened this last April 22nd, I believe. ASIC Kelvin, tama po ba yon? Tama po yun, ASIC Tony. At natapos nung May 6, right? Ay, opo, opo. Tama. So, ang resulta dapat lumabas ng May 20. Baka pwede natin bigyan ng updates ng ating mga tagapakinig tungkol po dito. But siguro, ASIC Kelvin, yung basic info, sino po ba ang kwalipikado dito sa SHS voucher program, please? Ayan, magandang tanong din yan, ASIC Tony, kasi ito yung kadalasang tinatanong din talaga sa atin ng mga magulang at mga mag-aaral. Nabanggit ko kanina na isa't kalahating milyon ang inaasahan natin na papasok sa grade 11 sa taon na ito. Doon po sa isa't kalahating milyon na yon, yung 1.2 million na nagtapos ng grade 10 mula po sa public high school, sila po, kwalipikado po sila. Kung lumipat po sila ng private school o ng state university or local university or college, may matatanggap po silang voucher mula po sa ating pamahalaan. So yung 1.2 million na galing public, ganun na, hindi na sila kailangan mag-alala. Kapag lumipat sila ng iba pang paaralan na privado, na state university or local college, meron po silang voucher. Doon naman sa natitirang 300,000 na galing private high school, sila po, mula doon sa numero na yon, 190,000 mahigit, ay tinatawag natin beneficiary ng GASPE. Ito po yung programa ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mag-aaral ng pribadong high school. So yung 190,000 po na ito, ay meron ding automatic na voucher kung manatili sila sa kanilang pribadong paaralan o dun sa mga state university or colleges. So, mula dun sa 300,000, bawas natin yung 190. Ang matitira na lang halos 100,000 pibo, 100,000 mahigit, na mga mag-aaral ng pribadong high school. Sila na ngayon yung kinailangang mag-apply para makatanggap po ng voucher dito sa senior high school. So noong Nobyembre ng nakarang taon, hanggang Pebrero ng taon na ito, inayagan nating mag-apply itong lagpas 100,000 private high school student. So dun po sa ating unang cycle, itong November hanggang February 2016, may natanggap tayo na at inaprubahan na lagpas 40,000, mga nasa 45,000 po ito, na mga senior high school voucher beneficiaries ng private schools. Tapos itong nagbigay tayo ng ulit ng extension mula April 22 hanggang May 6, meron tayong natanggap na lagpas 25,000 na bagong mga application. So, wow, 25,000. Asik, madami yun ah. Opo, marami. So lumalabas halos 1.4 million dun sa 1.5 million natin na mga papasok ng senior high school sa taon na ito, ay merong voucher kung gusto nilang gamitin.
At yung mga huling nag-apply po sa atin mula April 22 hanggang May 6, nasabihan na po sila kahapon kung pasok pa sila o hindi. Ang ginawa po ng ating kagawaran, nagpadala tayo ng email kasi online yung ating application. So email dun sa lahat ng nag-apply sa atin, dun sa resulta ng ating application. Kung meron po tayong mga taga-pakinig na nag-apply po sa atin, ang abiso ko lang po, tignan po nila yung kanilang email account, kung ano po yung iniwan nila nung nag-apply po sila sa atin para makita nila yung resulta. Tapos, ang panuntunan lang ng DepEd, basta kumpleto yung binigay sa atin na requirement, inaprubahan natin. Kahit may kaya o salat sa buhay, basta nagbigay ng kumpletong requirement. Aprobado na yan. Meron na po si, o kwalipikado na po sila para sa voucher program. Napakagandang nung sinabi ni Aspect Elvin na yun, Ms. Lai, kung meron po tayong inaasahang more or less 1.5 million public and private incoming senior high school or grade 11 students, ilan po dun sa 1.5 million ang nakatanggap po ng voucher effectively? Aspect Elvin, ilan po muli? Lagpas 1.4 million. Aspect Tony, parang nasa 50 to 60,000 lamang na galing private high school ang walang voucher. At wala silang voucher kasi hindi sila nag-apply. So, hindi natin hindi nila kailangan ng tulong financial mula sa ating pamahalaan. Mm-hmm. Pero tama po yan. High school, yung mga gaste, beneficiary ng private high school, at yung mga nag-apply sa atin, lagpas 1.4 million po yan mula sa isang kalahating milyon na papasok ng grade 11 sa taon na ito. Opo. Si Kelvin, malaman ko lang, ano ba yung kahalagahan nitong voucher? At paano ba ito gagamitin ng ating mga estudyante? Ang kahalagahan nitong programa na ito, binibigyan natin ng mas maraming pwedeng pagpilian ang ating mga mag-aaral at mga magulang. So for example, gusto nilang pumasok sa isang private school o kahit state or local college or university. Kadalasan kasi siyempre may tuition fee itong mga paaralan na ito. Kung wala tayong voucher program, hindi na nila iisipin yung ibang pagpipilian nila kasi may dagdag gastos. So ito yung tulong ng gobyerno para mas maraming pwedeng pagpilian o option ang ating mga magulang at mag-aaral. Yung sa paggamit naman ng voucher, para po dun sa mga galing public at private high school, ang mahalaga lamang, pumunta sila sa kanilang paaralan na gustong pasukan, tapos mag-submit lang sila ng kumpletong requirement. Ang mga requirement ng ito ay birth certificate, yung kanilang grade 10 report card para mapatunayan na nagtapos na sila ng junior high school, tapos dalhin din nila yung kanilang junior high school certificate. So kung galing silang public high school, doon malalaman ng paaralan na public high school graduate sila or completer ng grade 10. Kung galing naman silang private, kasi ito ang patunay na nagtapos sila ng grade 10 at galing sila sa kanilang paaralan. Tapos yun na, mag-enroll sila. Ang sistema kasi natin online na sa lahat. So wala talaga pong Asik Elvin, hindi po ba na matatanggap na actual voucher coupon yung mga bata o mga magulang? Tama yun, hindi po ba? Dahil yung koordinasyon mangyayari ay otomatiko, pagbigay po ng learner's reference number ng bata, ay ang pampribadong paaralan ay mag-forward na ng kanilang bill, ika nga sa DepEd. Ganun po ba mangyayari dito? Tama yun, Asik Tony. Ang exception lamang, yung mga private high school students na nag-apply, yung lagpas 60,000-70,000 na binigyan na natin ng voucher. Nung nag-email po tayo, nagpadala rin tayo dun sa email ng tinatawag nating Qualified Voucher Recipient Certificate. At yung certificate na yan, pwede nilang i-print o kailangan nilang i-print para ipakita dun sa kanilang papasukan na paaralan. Pero dun sa iba pang mga mag-aaral na kwalipikado rin para sa voucher, dala ng iba pang certificate. Ang kailangan lang patunayan nila na galing silang public high school o galing silang private high school at beneficiaryo sila ng gaste program. I see. May mga katanungan tayo dyan, Ms. Lai?
habang tinicheck natin yung mga text natin, mga katanungan, itong voucher na pinag-uusapan natin, Asik Umali at Asik Elvin, ay mahalagang malaman ito ng ating mga estudyante. Most especially kung ang pag-uusapan natin, kasi mga beneficiary ang mga ito, di ba? So, mahalagang malaman. At paano sila kukuha nito, Asik Elvin? Yung sa voucher po? Opo, opo. Ah, yung sa voucher, hindi nila kailangan kunin yung physical na voucher. Pati yung pera, hindi natin bibigay ito sa magulang o sa mag-aaral. Ang mangyayari lamang, kapag nag-enroll sila, meron tayong sistema, online system po ito, na malalaman ng private school kung ang isang mag-aaral ay kwalipikado sa voucher o hindi. Mm-hmm. Tapos, ang mangyayari po, kada semester ay magbabayad ang gobyerno dun sa paaralan mismo. Kasi ang gusto sana natin, wala nang cash out yung ating mga magulang o mag-aaral. Kaya ang transaction po ay sa pagitan ng pamahalaan at ng paaralan. At direkta yung pagbayad natin mula sa account ng gobyerno, papunta po dun sa account ng ating mga pribadong paaralan at mga state o local universities at college. Paano, Asik Elvin, kung yung bata na naka-enroll sa academic track for grade 11 ay biglang nag-desisyon na magtungo sa TechVoc track in a different school, entitled pa po siya sa voucher? Pwede yun. Pwedeng mag-shift o lumipat sa senior high school. Pero kung ang isang mag-aaral po ay nasa ilalim ng voucher program, pwede lamang siyang lumipat ng paaralan o ng programa pagkatapos ng isang taon. So, pagkatapos ng grade 11, lumipat siya ng paaralan o programa, okay lang. Pero kung gagawin niya yung paglipat sa pagitan ng first at second semester, doon matitigil yung voucher niya. So, yun din yung aming abiso sa mga magulang at mga mag-aaral. Kung gusto nilang lumipat, pwede. Pero tapusin muna nila yung buong grade 11 bago nila gawin. Pero kung doon sa paglipat na yan, Asik Elvin, ay may epekto na madadagdagan uli ng isang taon o isa pang semestre yung pananatili nila sa senior high school dahil maaaring may mga specialized subjects silang hindi nakuha na dapat nakuha nung second semester ng kanilang grade 11. Pwede pa rin po ba sila sa voucher system natin kung madadagdagan ng taon o maaaring may mga pagliban na nangyari sa bata? Ang voucher program natin, ang kondisyon natin, una, dapat gamitin ito ng mag-aaral dun sa taon na nagtapos sila ng grade 10. So, kunwari, itong mga kakatapos ng grade 10 ngayong taon na ito, dapat pumasok na sila ng grade 11 sa taon na ito para gamit yung voucher. Kung next year pa sila mag-grade 11, wala na silang voucher. Pangalawa, dapat matapos nila ang grade 11 at grade 12 sa loob ng dalawang magkasunod na taon. So kung mag-extend sila sa kahit ano pang rason, hindi na nila matatanggap yung voucher pagkatapos ng pangalawang taon. Maliban na lang, kung talagang nagkaroon siguro ng, for example, medical emergency yung bata at kailangan niyang tumigil, yun, pwede naman silang sumulat at mag-request sa ating kagawaran ng edukasyon at pwede natin bigyan ng special consideration itong mga mag-aaral na ito. Pero dun po sa, as a general rule, dapat matapos talaga nila yung dalawang taon ng grade 11 at grade 12 sa loob po ng dalawang magkasunod na taon. I see. So napakalinaw po nun. Kapag lumampas po tayo, kasi ang entitlement po ng ating mga mag-aaral sa voucher is for grades 11 and 12, tuloy-tuloy po yan. At kung may mga pangyayari na lalampas pa po sa dalawang taon ang ilalagi ng ating mag-aaral, aside from the other limitation na binanggit ni Asik Elvin na dapat gamitin kaagad ito, ay hindi na sila magiging entitled sa voucher. Asik Elvin? Yes, opo. Nandiyo pa kayo? Yes, ma'am. Opo, opo. Opo. Isa lang pong mga katanungan dito ng ating mga taga-subaybay. Meron tayong natanggap na isang, sabi niya, mula kay last four digit number 1565. Kung hindi makakakuha ng voucher, ano pong mangyayari dun sa mag-enroll ng senior high school?
Siguro yung hindi nakaabot sa ano natin, extension, Asik Elvin, ano bang mangyayari daw? Ah, kapag galing public high school itong mag-aral natin o itong nagtatanong sa atin, siguradong may voucher siya. Kapag lumipad siya ng private high school o nung mga state university o college, sigurado yan. Imposibleng wala silang matatanggap na voucher. Yung galing private high school naman, ganun din. Basta dati na silang beneficiary ng gas, kung nag-apply po sila at natanggap sila, meron din silang makukuhang voucher. So ito, ulitin ko, dun sa isang kalahating milyon na papasok ng grade 11 sa taon na ito, nag-pass 1.4 million po ay entitled sa voucher. Kaya natin sinasabing entitled. Kasi meron sila kung kukunin nila. Ayun. Kung lumipad sila ng private high school o mag-aaral o mag-enroll sa mga state universities at local colleges. Eh, paano nga po, Asik, yung mga hindi nakaabot dito? Oo, lalo na't may deadline tayo, di po ba? Ah, yung nalalabing mga 60,000-70,000 na opo. Private na hindi nakapag-apply. Opo. Kasi ang ginawa ng kagawaran mula November last year hanggang itong Mayo, talagang puspusan yung komunikasyon namin sa kanila eh. Uh-huh. Sabi kami na kung mag-apply kayo, ito yung mga requirement. At simple lang yung mga requirement natin, ha? Hindi lang ito mahirap. So tingin namin, kung hindi po sila nag-apply, baka po talagang hindi na nila kailangan nung tulong financial mula po sa ating gobyerno. Kaya, pero kung meron pa sigurong gustong umabol, pwede silang sumulat sa amin. Pero ang masasabi ko lang po sa kanila, May 6 po talaga yung naging deadline natin. At hindi po namin inaasahan na magbubukas pa muli kami ng application. So, hindi po kami ng paumanhin. Pero talagang lagpas sa ating taon po yung tinggay namin ng oras para po mag-apply ang ating mga private high school students na po automatic beneficiaries ng voucher. So, wala na kayong ibibigay na chance pa o palugit para dito sa mga, sabihin na natin, late na mag-avail ng voucher na tinatawag natin? Sa ngayon, wala na kaming intention na na magbigay pa ulit ng extension, pero siguro, ano yan, ito ay desisyon ng aming kadikip. Okay. Siyempre, si Brother Armin po talagang magpapasya, pero sa mga napag-usapan po namin sa nakalipas na mga linggo, sabi namin, May 6, last chance na talaga po yun. Okay, Asik. In other words, Ms. Lai, siguro sa mga ganitong programa po talaga, at naglagay po tayo ng deadline, siyempre may mga kailangan preparasyon din po gawin ng kagawaran ng edukasyon. Hindi naman po maaari na ang deadline hanggang June 30. Paano po yung paperwork preparation that we have to do? Yes, okay. Yung verification. Mm-hmm. You know what I'm saying, Ms. Lai? At tulad ng sinabi ni Asik Elvin, since last year, may matinding kampanya na po ang DepEd. Opo. At nagsara po yan ng Pebrero. Mm-hmm. Nagkaroon po ng panawagan, binuksan po muli, nagsara uli ng ika-anim ng Mayo. At ang naging resulta nga, Ms. Lai, makikita po ninyo, more than 1.4 million ang naging beneficiaryo po lumalabas nitong voucher system natin at ilan na lamang po ang hindi nakakakuha. Siguro ganun po talaga, Ms. Lai. Sa susunod na taon, Asik Elvin, paano kung grade 11 hindi nakakuha, Asik Elvin, grade 12 po ba? Pwede silang mag-apply? Ay, Asik Tony, wala rin po. Ang ating voucher po kasi nagsisimula po siya ng grade 11 tapos magpapatuloy sa grade 12. So yung mga hindi nakatanggap ng voucher sa grade 11, wala na rin po sila sa grade 12. So talagang siguro nabibilang nga talaga siguro sila mislide doon sa tingin nila hindi siguro gaanong kailangan. So dapat grade 11 pa lang, yung mga gustong maka-avail nito, sana'y nakatugon kayo sa panawagan. Hanggang kailan ang deadline, Asik Elvin? May 6. Ang deadline po ng voucher, tapos na ma'am. Tapos na! Oo. Di sa ngayon ay nagkakaroon na kayo ng pagre-review dun sa mga application na yes. Ginawa ninyong ano. Yes, May 20, bali kahapon, May 20. Nilabas na yung resulta. Tama yan, Asik Elvin, in-email natin sila?
Tama po, tama po. May fix yung deadline. Tapos, kahapon, nagsabi na tayo dun sa lahat ng nag-apply kung tanggap sila o hindi. At ang naging panuntunan lang ng kagawaran, basta kumpleto yung kanilang binigay sa ating requirement, ay nakapasok po sila sa ating voucher program. At nasasabihan po natin sila sa email. So yung mga nag-apply po at kung hindi pa po nila alam ang resulta, i-check lang po nila yung kanilang mga email account para makita kung nakapasok po ba sila o hindi. Well said, Asik Elvin. Siguro po huli po ninyong mensahe sa ating mga kababayan on our K-12 senior high school preparation. Asik Elvin. Okay, maraming salamat, Asik Tony. Itong K-12 program at itong senior high school program mismo, sobrang tagal ng panahon na ginugol ng ating kagawaran at ng pribadong paaralan din sa paghahanda. Noong 2010-2011 pa lang pinaghahandaan na natin ito. At itong taon yung ating ginugugol o ginugol na gugugulin na oras para tuluyang ma-implementa yung buong programa. Yung sa pitong taon na yun, nasa pang-anim na taon na tayo. At kumbaga, konting-konti na lang matatapos na natin yung buong K-12 program. Kaya ang pakiusap at ang panawagan ko sa ating mga magulang at mga mag-aaral, bigyan po natin ng pagkakataon na makita talaga kung anong klase ng programa meron tayo para sa senior high school. Sarado po ako hindi magiging perfecto ang una nating implementasyon. Itong pagpasok niya sa June 13, baka may kasi daw mga problema, mga agam-agam, pero ang ating kagawaran at ang ating mga paaralan, bukas po kami sa mga feedback at mga suggestion. At magtulungan po tayo sa ating pagpapatupad ng programang ito. Dahil kahit ano pa man ang ating mga paniniwala at kung may agam-agam o kung may takot po tayo, siguro pwede tayong magkaisa din sa layunin na bigyan natin ang magandang edukasyon ang bawat Pilipino. At ito talaga ang pinaka-mitigin ng ating K-12 program at ng senior high school. Bigyan natin ng mas magandang pagkakataon, mas magandang at mas malawak na oportunidad ang bawat kabataan at mag-aaral na Pilipino upang matuto at maging kapaki-pakinabang sa ating lipunan. Okay. Ang galing. Well said, Asik Elvin. Maraming pong salamat sa oras nyo. Maraming salamat din. Maraming salamat po at sana ay may natutunan po ang ating mga tagapakinig. Salamat po. Sana sa mga susunod na ganitong talakayan at kung may mga katanungan pang mga taga-subaybay natin ay agad namin kayong makontak para idulog sa inyo itong mga malabo pa para sa panig ng ating mga taga-subaybay. May nakita ko mga tanong pero tungkol sa bullying, Ms. Lai, hindi tungkol sa topic natin ngayon. And thank you very much, Asik Elvin. Okay, maraming pong salamat at magandang umaga po sinila. Magandang umaga rin po Asik Elvin. So Asik, ang Department of Education dito, ano pa ba yung mga tinitingnan ninyo para maayos na masimulan itong senior high school? Sa pahayag ni Asik Elvin ay mukhang ready na at kung ano man pa yung mga ayusin, nakanda naman sila na tugunan ang anumang mga problema pa na may encounter natin. Tama po yun. And we always qualify, Ms. Lai, yung opo, pag sinabi nating handang-handa na po tayo. Mm-hmm. Handang-handa dahil nga po meron tayong we set some a clear timeline. Opo. Ano po ba yung mga deliverables, milestones na dapat po nakukuha natin sa bawat buwan, sa bawat linggo, bawat araw. Mm-hmm. Nakukuha naman natin ito, Ms. Lai, kaya lamang meron ding mga bagay na tulad ng nabanggit ni Asik Elvin, hindi lahat ng ating mga silid-aralan pero napakalaking porsyento po niyan ay naipatayo na. DPWH po ang nangunguna po diyan sa pagpapatayo ng ating mga bagong silid-aralan. Meron pong iba na hindi pa po mapapatayo o pinapatayo na, hindi matatapos pagdating ng June 13. Ngunit ang mahalaga po diyan, natukoy na po natin 'yan at mayroon po tayong mga plan B para po sa mga paaralan na yon. Dahil pagkatapos po ng ilang linggo, pagpasok ng Hulyo, ay magiging handa naman po uli yung silid-aralan na yun at doon natin po ililipat uli yung mga papasok na grade 11 students po natin. Mm-hmm. So, when we say we are definitely ready, in that context po, Ms. Lai, at
paulit-ulit po namin sinasabi, ang K-12 po ay isang napakalaking programa. Sinabi ni ASIC Elvin na ilang taon na po tayong nagpe-prepara dito. Ang ibig sabihin po niyan, unti-unti po natin halimbawa ni roll out yung bagong curriculum, yung pagtuturo po nito. Nagsimula po tayo ng kinder, and then grades 1 and 7, yung curriculum, like 3 or 4 years ago, and then grades 2 and 8. Hanggang ngayon, inuunti-unti po natin, nandito na po tayo sa puntong kinder, grades 1 to 5, and grades 7 to 11 for school year 2016-2017, atin na pong ipapatupad. Ayun. Pagdating po ng 2017 to 2018, yung pinaka buong curriculum na po ng bagong curriculum sa K-12 ay may papatupad na. Yun po yung atin pong ipinapaliwanag. At kung mayroon mang kaunting, hihingi lang kami ng kaunting pangunawa, at makikita naman po natin kung paano po ginagawa ng ating Brother Armin Luistro ang lahat po ng kanyang makakaya. At para sa akin, alam mo, Miss Lai, under the circumstances, nobody could do better. Because it's really a very big program that nobody thought from the very beginning that this will happen. At ito po yung mangyayari na. At ang nais lang namin din naman sa atin, sabihin, Miss Lai, ay bagamat ang ating pong incoming President Roddy Duterte, ang ating kagalang-galang na Pangulo, ay nabigay po ng pahayag na pag-aaralan po muli ito. Kung magdidesisyon po ang ating Pangulo, ang ating incoming President, na ipagpatuloy po ito, makikita po nila ang kahandaan na kasadong-kasado na po ito. At ngun, at ang klaro po rito, Miss Lai, kung anuman po ang desisyon ng ating kagalang-galang na Pangulo, ang ating kagawaran ng edukasyon ay 100% support po sa kanyang desisyon na ito at pati po sa ating incoming DepEd Secretary. At ito yung naglalayo, mga kaibigan, kaya may mga ganitong pagbabago sa sistema ng ating edukasyon ay para lalong maiangat yung kalidad, matutukan ng pag-aaral ng mga estudyante natin at makaagapay ang ating bansa pagdating sa edukasyon sa ibang bansa. Di ba? Pang-global na talaga ang ating pag-aaral dito sa Pilipinas. Tama po yun, Miss Lai. At na nakatutuwa po na nakasama po natin kanina si ASIC Elvin. Sayang lamang may mga texters po tayong pumasok pero tungkol sa child abuse at bullying ang nakita po namin. Siguro sa mga susunod na pagkakataon. Pero we could answer questions like that siguro, Mr. sa susunod. Ano po ba, maski hindi po tungkol doon sa topic sa huling bahagi ng ating programa. Ngunit balikan po natin, Miss Lai, kanina yung so napag-usapan natin yung preparations on K-12. Yung Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela natin, Miss Lai. Opo, reminder lang po pala. May 30 to June 4, Brigada Eskwela. May 30 to June 18, though our action centers will be already there as early as May 28. Alinsunod po dun sa DepEd order. Yan po ay ating mga programa sa mga susunod na araw at inaasahan po natin na ang ating mga kababayan ay susuporta po dito. Ayan. Okay, wala na po tayong oras, mga kaibigan. ASIC, muli maraming salamat po sa inyo. Alam po namin, busy rin po kayo, pero kayo ay aming nakakasama dito sa programang ito para sa edukasyon ng ating mga kababayan. Marami rin po salamat, Miss Lai. Anytime, basta po sa ating mga kababayan, mga kabataan na nakikinig, ito po ang inyong lingkod, ASIC Tony Umali ng Kagawaran ng Edukasyon. At Laila Dumanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Edukasyon. Aksyon para sa edukasyon. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT araw-araw. Proteksyon na ng katawan, palakasin ang immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress, at unhealthy lifestyle.
Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No preservatives, no additives, no chemicals. At US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4 Plus 1 Strong and Light Coffee now available at Generica Drugstores nationwide. Narito ang mga bagong balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila, Balita Update! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang Radyo Agila Balita Update. Inaasahang paparating na ang panahon ng tag-ulan sa bansa dahil sa mga nararanasang madalas na pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa transition period na ang Pilipinas mula dry patungong wet season. Pero bago ideklara ang tag-ulan, kailangang makapagtala ng 25 millimeters ng ulan sa loob ng tatlong sunod-sunod na araw. Sa pagpasok ng rainy season, inaasahang bababa na rin ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Sa mga nangungunang balita, dagdag sahod sa Metro Manila inaprubahan na at big time oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Antabayan ang susunod na ang programang Guest Who's Talking. Magandang umaga, ako po si Tonette Laborte. Sumayin niyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nangalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila, Balita Update! Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea araw-araw. Proteksyonan ng katawan, palakasin ang immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress, at unhealthy lifestyle. Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No preservatives, no additives, no chemicals. At US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4 Plus 1 Strong and Light Coffee now available at Generica Drugstores nationwide. The station that's nice and easy. Easy to listen to. Easy to remember. Easy just for you. This is Radyo Agila Musical Programs. Victor Wood Live by request. Monday to Friday, 1 to 2 p.m. Kantahan na. And ito ang inyong Tita Meti. Every Sunday, back-to-back musical programs, 1 to 2:30 p.m. and 2:30 to 4 p.m. Relax, sit back, and enjoy extreme voices of music here on Radyo Agila. Sa buhay natin ay may mga pangyayaring nagbibigay ng kaligayahan at kalungkutan dahil sa nararanasang pagsubok at kahirapan. Marami rin sa mga hamong nakakaharap natin sa buhay ay maaaring malutas, subalit ang iba ay maaaring mahirap unawain at tila imposibleng malampasan. Ano man ang kahihinatnan ng pagsubok, ang mahalaga, hindi tayo nawawalan ng pag-asa at patuloy tayong nabubuhay. Kumaharap sa kahit anong problema at pagsubok na dumarating sa atin. Ako po si Snooki Serna. Samahan niyo po ako tuwing Sabado sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa programang Your Confident Snooki. Dito lamang sa Radyo Agila.
pinakamainit at pinakamalaking isyung pinag-uusapan sa bansa. Ating alamin dito lamang sa Guess Who's Talking. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumapit na naman ang oras para sa Guest Who's Talking. Ako po ang inyong lingkod, Weng Dela Fuente. Makakasama ninyo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Yan, 2 weeks after election, o 2 linggo pa lang pala yung nakakalipas, o kulang 3 linggo. Parang ano, no? Parang iba na ang ano, ang administrasyon. Hindi naman sa sinasabi natin hindi na nararamdaman yung ano, yung kasalukuyang administrasyon. Kaya lang ang laman parati ng mga balita ay yung ating incoming President Rodrigo Duterte. Yan, at sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod yung mga balita tungkol dun sa announcement ng kanyang mga magiging miyembro ng gabinete. Yung iba, tinataasan ng kilay, yung iba din na mga pronouncement ng ating bagong Pangulo pagsapit ng June 30, tinataasan din ng kilay ng ilan. Sabi nga lalo na yung mga caller natin dun sa liwanagin natin, sabi nila, give him a chance. Hindi pa naman kumbaga, ngayon ang usapan pa lang dun sa transition, ano? At kung ano yung mga balakin niya na gawin kapag siya ay naupo ng presidente, ngayon may mga kumukontra na. At merong mga iba pa nga, nagbabanta na ba ng impeachment? Parang lahat naman ay ano, lahat ng bagong administrasyon ay entitled to a 100-day honeymoon period na tinatawag. So, yung first 100 day, tingnan natin kung paano sabi nga sisimulan ano, yung mga programa na gustong ipatupad. Pero actually, mostly ano, parang basic ano yung sinasabi nitong si incoming President Duterte na kanyang ipapatupad. Unang-una, ang ilan sa mga ito mga ordinansa ng ano ipinaiiral sa ilang mga lokal na pamahalaan, gaya ng ano yung ano smoking ban doon sa mga pampublikong lugar, at yung sinasabing ano pagbabawal sa videoke ng ano hindi lalampas ng ano alas 10 ng gabi. Dahil yung alas 10 ng gabi, yan na yung panahon para magpahinga, no? At yung mga galing sa trabaho, syempre, kung ang kapitbahay, ang lakas ng ano, ng video, okay? Tapos, hindi din naman maganda ang boses, sino ba naman ang matutuwang makinig doon sa mga kantang sintonado? Tapos yung liquor ban na sinasabi ay hanggang alas 2 na lamang daw ng madaling araw. Pero dun sa mga minor, parang mas maaga yata yung liquor ban sa kanila. Ito mga ano, mga ipinaiiral ng mga ordinansa sa mga lokal na pamahalaan. Pero ang problema kasi, hindi po naipapatupad ng ayos. Siguro dahil sa ano ba, walang political will, o sabihin na natin baka ningas kugon lang doon sa implementasyon nitong mga batas na ito. Pero ngayon nga ang approach ni incoming President Duterte yung kanyang ano pagiging local executive parang doon ang hugot ng ano ng implementasyon niya, no, doon sa mga sabi nga mga
anong tawag doon, disiplina na i ano na ipapairal ano. Kasi karamihan naman ng mga ito, lalo na yung mga sinasabing mga ipagbabawal niya o sabihin na natin mga lilimitahan, lalo na yung mga bisyo, eh ang ano kaakibat po niyan kasi para makasunod eh dapat merong disiplina. Okay, maya-maya po eh, hingi tayo ng update sa pag-asa dahil sa hindi pa ho tag-ulan ha. Pero nito mga nakalipas na araw ay nararamdaman na natin ang mga pulupulong mga pag-ulan. Minsan may thunderstorms pa, di ba? Okay, at nasa linya natin si Alvin. LV. Tan Enriquez ng Pag-asa Weather Forecasting Center para malaman natin kung ano ba ang magiging lagay ng panahon lalo na ngayong weekend ano dahil itong weekend na ito panahon para sa bonding ng mga pamilya at bukas meron tayong aabangan na malaking aktibidad diyan sa Bukawe, Bulacan. LV. Yes, Weng, good morning. Okay, well, yung tanong mo kung pwede mag-bonding, pwede naman. Kaya lang mag-ingat na rin yung sinatawag nating afternoon o early evening rain shower, thunderstorms o biglang buhos ng ulan. Usually nangyayari yan sa gawing hapon o sa gabi. Ito naman ay mga short duration lamang, pinakamahaba na yung isang oras. Kaya paman, mag-ingat na rin, magdala na rin tayo ng mga pananggalang sa ulan dahilan sa usually nangyayari mga banding natin bandang hapon na. Well, dito naman sa Southern Mindanao, naapektado ng Intertropical Convergent Zone o ITCZ, mangungulat na may mahina hanggang sa karantamang pagulan at mga pulupulong pagkulog-pagkidlat. Yan ay maramdaman sa buong Mindanao at silangang bahagi ng Kabisayaan. Dito sa Metro Manila, tulad nga ng nasabi ko at natitirang bahagi ng kapuluan, ay magkakaroon lamang tayo ng bahagyang maulap. Bagamat bandang hapon o gabi ay inaasahan natin ang mga tinatawag nating local thunderstorms. Ito yung mga isolated o pulupulo. Kahapon, alauna 50 ng hapon, pinakamainit sa Metro Manila, 33.5 degrees Celsius. May kasabay itong mataas na halumigmigan o relative humidity, 86%. At siya nga nagdudot sa atin ng napakalinsangang panahon. Mm-hmm. LV, kailan ba natin in-expect talagang papasok na ang tag-ulan? Well, maaaring pumasok na tag-ulan late May or mid-June. Mm-hmm. Yun, pero ano ba yung obserbahan natin? Para kasi di ba parang meron din kayong pinagbabatayan, naman, ano? Yes, bago dumating naman yung tag-ulan, ibig sabihin ang hangin, may mga parameters tayo dyan, may mga criteria tayo sinusunod. Like 3 or 5 consecutive days na umuulan ng ganito karami, plus sa mga selected station, plus ang hangin natin dapat talaga galing na sa southwest o itatawag nating habagat. Mm-hmm. Yun dun natin masasabi na talagang onset na ng rainy season. Pero so far, nararamdaman pa lang natin ngayon ay yung mga tinatawag nating pulupulong pagulan, usually dito sa gawing hapon o gabi at dito sa western part ng bansa. Mm-hmm. At meron pa rin alinsangan, di ba? Na yun na nga ang naramdaman natin kaya parang medyo mataas pa rin ang ating heat index. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat sa iyo, LV. Okay, you're welcome. Okay, yan po si Ms. LV Tan Enriquez mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So sinasabi, bagamat may mga nararamdaman tayo na mga pag-ulan, hindi pa rin siya sapat ano, para sabihin na pasok na din panahon ng tag-ulan o yung ating wet season. Merong pinagbabatayan ang pag-asa no, na 5 consecutive days na may ganitong amount ng ulan para masabi na eto na nga, tapos na ang mga araw na puro alinsangan at papasok na ang tag-ulan. Pero ngayon kasi nangyayari, mababasa ang kalsada, dahil mataas pa din po yung ating heat index, mas lalong nararamdaman natin yung alinsangan. Parang diniligan lang yung mainit na kalsada at syempre sisingaw lalo ang init. Kaya mas lalo nating nararamdaman yung alinsangan.
Anyway, sa ating pagbalik, kukuha tayo ng update tungkol sa mga pagandang ginagawa ng NLEX. Ha? Pero yan ay kaugnay din sa dakilang pamahayag na gagawin ng Iglesia ni Cristo bukas dyan sa, ano, sa Bukawe, Bulacan. Pero dyan na mag po kayo dahil magbe-break lang po ang guest talking. ABC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Agila DZEC ang ating oras sa 9:16 ng umaga. Ang oras inihatid sa inyo ng Mercury Drug. Maniguro sa gamot na laging bago, bumili sa Mercury Drug na kasi siguro gamot ay laging bago. Watch out for Easy Shop at Net 25 every Monday to Friday, 11 a.m. to 11:30 a.m. Buhay mo ba'y walang sigla dahil beauty mo'y hindi nakikita? Sa Easy Shop, ang iyong ganda ay sisikat na. Kaya ano pang hinihintay mo? Tawag na! 551-3333. Watch out for Easy Shop at Net 25 every Monday to Friday, 11 a.m. to 11:30 a.m. Buhay mo ba'y walang sigla dahil beauty mo'y hindi nakikita? Sa Easy Shop, ang iyong ganda ay sisikat na. Kaya ano pang hinihintay mo? Tawag na! 551-3333. Okay, nagbabalik po ang guest talking, ano, para dun sa mga nagtatanong ano ba ang mga paghahanda daw ng NLEX dahil merong dakilang pamamahayag na gagawin bukas ang umaga dyan sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. At tanungin natin ang NLEX kung ano yung mga preparasyon para hindi naman mabigla na naman ang mga, sabi nga, motorista, baka yung mga ano pupunta dyan sa Ciudad de Victoria, ano, ay magsabay-sabay, so baka makaapekto sa trapiko. Nasa linya natin si Ernel Ico ng NLEX. Maganda umaga, Ernel. Ernel? Ayun, nawala siya sa linya. Baka nainip. Ayun, kasi nagpasok pa tayo ng break. Anyway, sige, babalikan natin ng NLEX. And speaking of dakilang pamamahayag bukas o yung intensive propagation campaign ng Iglesia ni Cristo, dyan po yan sa Philippine Arena. Kung hindi ako nagkakamali, ay 8 o'clock ang ano, ang simula. At ito po ay masusubaybayan din sa mga remote areas. Mamaya didetalye ko sa inyo yan. Pero nasa linya na natin si Ernel Ico mula sa NLEX. Magandang umaga, Ernel. Hey, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Weng. Opo. May mga preparasyon ho bang ginagawa ang NLEX para doon sa aktibidad na gagawin dyan sa ano, Ciudad de Victoria? Yes, ma'am. Una-una na po yung pag-disseminate po na information through po doon sa ating Twitter, sa social media po natin. In-advise na po natin ng ating mga motorista na dadaan ng NLEX na may aktibidad nga po ang Iglesia ni Cristo bukas po dyan sa Philippine Arena. Mm-hmm. Sa parte naman po ng NLEX po, na napaghandaan rin po, nag-deploy po tayo ng mga additional na patrol at saka teller po. Yung patrol po para mag-manage po ng traffic, din yun po yung teller para po sa mabilis na toll transaction po. Mm-hmm. So pero so far sa ngayon ay maayos pa naman, ano, ang Opo, sa ngayon po maayos pa naman po ang dali ng traffic natin, mabilis pa naman po both direction po. Oh, what time do you expect na magkakaroon po ng build up? Sa huling pag-uusap po namin sa pamunuan po ng Philippine Arena, sa umaga naman po, sa madaling araw pa lang po may papasok na sa arena po. So sa ganung mga oras po, siguro karaniwan po mga yung mga participants lang po muna yung mga ganung babiyahe po papunta ron. Mm-hmm. So umaga naman po siguro hindi ganung kabol yung since sa Sunday naman po ito natapat. Mm-hmm. Ayan, so hindi ho masasabi nung iba na bumulaga na naman sa kanila at umaga naman po tayo nakapag inform po kagad sa ating mga motorista. Mm-hmm. So for ngayong araw na ito, kumusta naman ang daloy ng mga motorista dyan sa NLEX? Sa ngayon po, sa kasalukuyan ngayon, mabilis naman po yung takbo na dali ng trapiko natin dito, papunta po ng norte at saka pabalik po ng Maynila. Mm, pero wala namang mga aksidente na dito? Wala naman po. Meron man po na itala, meron minor lang po. Mm-hmm. Ayan. So, maraming salamat, Ernel.
So maraming salamat, Ma'am Weng. Okay, si Ginong Ernel Ico ng NLEX, ang sabi nga nila, eh, maagang nagsagawa ng mga koordinasyon at parang nagbablast information ang NLEX doon sa kanilang website at doon sa kanilang Twitter account para impormahan po ang mga motorista na dadaan dyan na meron ngang aktibidad na gagawin dyan sa siyudad de Victoria kung saan naroon ang Philippine Arena. So bukas ng umaga po yan. So kung kayo babiyahe po pa norte, ayan, yung inaasahan na build up ng mga sasakyan ay yung madaling araw hanggang siguro mga 9 o'clock ng umaga. So kung kayo bibiyahe, so siguro palagpasin muna natin o kaya unahan na ninyo yung inaasahang build up ng mga sasakyan. At kagaya nga nung binabanggit ko kanina, 2,000 remote sites, ano, ang pinaka-main ay dyan sa Ciudad de Victoria, sa Philippine Arena, kung saan pangungunahan yan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid Eduardo V. Manalo. So, yung mga panauhin ay dyan sila dadalhin. Pero kung hindi naman maaari na makapagbiyahe dahil medyo malayo nga doon sa inyong mga lugar, may mga remote sites po sa bawat lalawigan dito sa Pilipinas. At maging sa abroad, ano, ay meron ding mga remote sites o yung tinatawag na Videolink para kasabayan ay masusubaybayan din ang mga kaganapan dyan sa Philippine Arena. So may mga areas sa Southeast Asia, sa Australia, sa Canada, sa Africa, at maging sa Middle East, gayon din sa kabuuan ng Estados Unidos ay may mga kongregasyon o mga piling lugar na pagdarausan din o magkakaroon ng video link itong isasagawang intensive propagation campaign, ano, ng Iglesia ni Cristo. At dito sa Metro Manila, meron dyan sa bahagi ng Moriones sa Tondo at dito sa capital sa Commonwealth Quezon City at ang isa pa ay dito sa Templo Central. So ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ano worldwide distribution of pamphlets noong nakaraang kailan ba? Noong nakaraang Sabado. Pero prior to Saturday, may mga ano na Saturday, Sunday, may mga ano inilunsad na din na mga pamamahagi ng polyeto. So hindi lang po ito para sa mga kaanim ng Iglesia ni Cristo, kundi pinag-aanyaya din doon sa iba pa na mga kaibigan at mga kamag-anak natin na hindi pa kaanim sa Iglesia ni Cristo. At doon sa mga posibleng ano po, maapektuhan ng, sabi nga, baka may mga pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan bukas, ngayon pa lamang po ay pinagpapauna na yan at humihingi na din ng paumanhin. Kagaya kahapon na kausap natin ang kapatid na Edwil Zavala, ang tagapagsalita ng INC. Bagamat yung nangyari dito sa Commonwealth noong nakaraang Martes ba, Miyerkules, ay tapos na, hindi pa rin matapos-tapos ang usapan at pagtatalo tungkol sa ano, sa epekto sa trapiko. So, hanggang ngayon, humihingi pa rin ng paumanhin doon sa mga napinsala o sabihin na natin na abala doon sa kanilang biyahe. Pero ito pong aktibidad na ito since Sunday nga gagawin, ang sabi naman ng NLEX. So bihira naman ang mga nagbabiyahe ng Linggo, papasok ng Norte, kaya hindi nila ina-expect na magkakaroon ito ng malaking epekto sa daloy ng mga sasakyan dyan sa bahagi ng North Luzon Expressway. Okay, at balikan natin yung ilan pa doon sa mga mahalagang issue na nangyari nitong nakaraang Linggo. Officially, ay naiproklama na po ang bagong mga senador na inihalal natin noong nakaraang May 9 elections. So mabilis, ano, dahil sa ano, kulang dalawang linggo o halos ano, dalawang linggo mahigit after ng election, naiproklama na sila. Pero kung hindi ako nagkakamali,
prior to the proclamation ay nag-file ng petisyon sa Korte Suprema itong si dating MMDA Chairman Francis Tolentino. Ate Bel, baka pwede ma-interview nga natin si Attorney Tolentino. Amayan lang natin siya ng reaksyon ano dahil sa walang ibinabang temporary restraining order ang Supreme Court, so walang naging hadlang ang kanyang petisyon ay ipagpaliban ang proklamasyon ng nanalong ikasampu hanggang ikalabindalawa dahil nagpo-protesta pa siya at meron pa siyang hinahabol na na boto dun sa panglabing tatlo. Pero natuloy pa din po ang proklamasyon. At aside doon sa mga bagong senador, ay naiproklama na din ang ilan pa na mga party list groups. So hindi ang pinaproklama dito ay yung mga nominees, kundi yung organisasyon, yung party list organization na nanalo at nakakuha ng sapat na boto noong nakaraang election. So tutuloy po natin yung ating mga pagtalakay sa mga mahalagang issue, pero dyan lamang ho kayo sa ating pagbabalik ay kasama na natin yung ating partner na si Ferdy Maglalang. Okay, wala pa pala yung technician natin. Bago tayo mag-break off, bati ka muna, partner. Partner, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mm-hmm. Ayan. So, yung party list nung Partner, nung Thursday, di ba? So, 12 new senators, dalawang bagong mga senador, but not necessarily bago, di ba? Kasi re-electionist. Okay, yung iba ay nagbabalik. Nagbabalik. Ang talagang parang neophyte apat ba? Kasi si Congressman Manny Pacquiao, si Risa Ontiveros, okay, si Win Gatchalian, galing Congress yung tatlo na yan. Oo, si Tess Daman. Oh, si Tess Daman na dating congressman. Yeah. At panghuli po ay ang ating dating kalihim ng Department of Justice, si Secretary Laila De Lima. Ah, lima pala sila. Si among those five, si Secretary De Lima lang walang experience pa sa legislation. Siya talaga yung neophyte. Yeah. Dahil yung apat naging mga dating congressman partner, di ba? Oo. At nakailang termino din sila sa pagiging congressman. Oo. Anyway, magbe-break lang po kami saglit ha. Magpapakilala lang ang himpilan, diyan lamang po kayo. ABC Ito Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila DZEC ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa ating oras sa 9:29 ng umaga. Gusto ba ninyo makatipid sa inyong computer printing expenses? Star Laser ang inyong kailangan. Nag-offer sila ng Print All You Can, unlimited ink na may fixed monthly fee. Papagamit ng libre ang printer na antusawa pa ang paggamit ng ink nito. Para sa karagdagang impormasyon, magsabya sa kanilang tanggapan sa number 728 Sir Boulevard, Pasig City o tawagan si Ginoong Jed T. Molineda, General Manager, sa telephone number 664-9328 o 393-8041. Tandaan, kung computer printing ang kailangan, Star Laser ang tawag. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea araw-araw. Proteksyon na ng katawan, palakasin ng immune system, labanan ng free radicals, pollution, chemical, stress, at unhealthy lifestyle. Tandaan, kung pure, natural, and organic ang hanap mo, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No preservatives, no additives, no chemicals. At US FDA and Philippine BFAD approved sa presyong kayang-kaya. Mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dr. Alfred's Green Coffee 4 plus 1 Strong and Light Coffee now available at Generica Drugstores nationwide.
Okay, nagbabalik po ang guest sa Soking. So, kumusta ang ano, PICC nung Webes? Oh, partner. Bukod sa ano, bukod sa 12 bagong senator partner, naproklaman na rin yung ano, yung 47 ng mga party list. Pero ang kabuuan ay meron na tayong bagong 59 na mga. Oh, kasi yung iba nakakuha sila ng 2 at saka 3 seats. Ano? Oh, actually partner, ang nakakuha ng 3 seats ay yung ako Bicol. Oh, yun daw okay, ang top notcher. And then the others are 2 seats and then the rest 1 seat, di ba? Pakipaliwanag nga, ano ba ang ano? Ang essence ng party list. Ni partner, ang party list naman ay isang ano eh, di ba? Ito ay ating naghahalal tayo ng ating representante sa Kongreso bilang ano bilang at bilang ating boses o tagapangatawan sa mga marginalized groups. Di ba? Halimbawa, sa mga congressional district partner, eh syempre sila ay doon sa kanilang mga lugar-lugar. Pero yung mga sector, halimbawa ay mga persons with disabilities, yung mga teachers, marginalized na tinatawag, ay wala silang boses sa Kongreso. Kaya tayo nag-e-elect ng mga party list representatives. Pero yeah, yung bang, kagaya nun, yung ako Bicol, sila yung nakakuha ng pinaka-maraming seats. May tuturing bang marginalized ang... Siguro partner dahil... Hindi, kasi diba may representation na ang ano, mga congressional districts. Oo, na taga-Bicol din naman correct, sila. Correct. So, paano ba yung ano, yung party pero kasi partner, makikita mo na hindi ba ang mga Bicol naman ay, ang mga Bicolano partner, ay hindi lamang sila nasa loob ng kanilang rehiyon, di ba? Ito ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, di ba? At meron din silang sinasabi na meron silang mga, ano yan, mga issue at concerns bilang isang Bicolano dahil karaniwan ay ang ating napapansin ay yung mga nasa Metro Manila, di ba? At iba-iba partner. Eh paano yun pag yung ibang mga sabihin na natin, yung mga regional groups, gusto din nilang magkaroon ng party list representation, no? Ako Ilocano naman, partner, o ako Kapampangan, meron bang ganun? Meron partner, meron yung meron mga party list ang pangalan ay Agbiag. Ayan, Ilocano rin yan, di ba? Oo. Kaya iba't iba, meron ding mga Kapampangan, meron ding mga ano. Pero ang... Pero kasi dapat, yung talagang marginalized group, ang ano, ang mabigyan ng talagang representasyon, kagaya ng mga indigenous people. Yan, partner. Dapat meron. Yan, mga persons with disabilities. O, mga senior citizens. Mga senior citizens. Mga OFWs, partner. Oo, diba? Kaya nga nakakuha na kayo ng ano ng city. Pero partner, ito yung contentious issue na hindi... minsan hindi alam din ng ating mga ano yung mga kababayan partner na yung nagiging representante natin sa Kongreso ay not necessarily belonging to the marginalized group. Kagaya nun, naging issue at kung hindi ako nagkakamali na disqualify yung dating anak ni Pangulong Gloria Arroyo na si ano dating Congressman Mikey. Oh, pero naging ano siya partner, naging partylist congressman. Partylist congressman nga siya. Oh, yung galing Pinoy. Oh, pero ang nire-represent niya ay yung mga security guards. Meron din partner na isang dati rin controversial na issue ay yung mga ang kanyang nire-representante ay yung mga micro entrepreneurs. Ito yung mga maliliit na negosyante. Pero yung nominee ay multi-billionaire partner. Di ba? Eh kaya nga kasi ginagamit din ng mga politikong natapos na yung termino. Ayun. At ayaw na ng distrito sa kanila. Ito mga representation ng mga marginalized sector para dito naman ako. O kaya naman partner, the other way around, kay para dahil hindi ka makapasok doon sa iyong distrito, ang pinagdadaanan mo ay gagamitin mo yung party list system. Mm. 'Di ba? Para pag naging congressman ka na, then makaka-move ka doon sa iyong congressional district, 'di ba? Ayun. Ayun lang. Pero partner, bago natin iwanan yung issue na 'yon, ang Supreme Court din kasi ay nag-rule dati, isa sa mga parameters na kung saan ang isang nominee ng party list ay may not be necessarily coming from the marginalized sector. Pero maaaring siya ay merong track record ng ganong advokasya that would benefit the marginalized sector that he seeks to represent. Kaso nga,
hindi din naman nasusunod yun. Oh, yeah. Dahil meron pa rin talaga na nakakalusot at nagagamit ang party list para malagay uli sila sa posisyon. Okay, ang isa pa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung mga appointees incoming President Rodrigo Duterte. At isa sa mga pinaka-controversial di umano partner na naging nai-appoint niya ay bukod doon sa inyong press secretary. Mm. Oh, ay yung bagong talagang yung bagong ka-elect lang pala partner na Congressman na Las Piñas, si Congressman na Mark Villar. Oh, eh mukhang namili na siya eh. Doon siya sa DPWH. Oh, paano nang mangyayari doon? Ikaw ay nahalal bilang representante ng iyong distrito, di ba? Tapos inappoint ka ng presidente para maglingkod sa kanyang gabinete. Magkakaroon na special election para pipili ng bagong congressman. Okay. Ganun naman kasi talaga dahil nga dapat ang pagbabawal sa pag-appoint sa executive position ng mga kumandidato after 1 year pa matatapos, di ba? Mm-hmm. Yung 1 year ba na tinatawag. Pero kapag ikaw nanalo sa election at itinalaga ka sa isang executive position o cabinet post, mm-hmm. tapos tinanggap mo kahit ka papanalo mo pa lang, bale wala yun. Walang pagbabawal doon. So, yun nga yung dapat na ano. Kasi, nanligaw ka ng boto. Bagamat sabihin na natin wala siya kalaban doon sa distrito niya, mm-hmm. siguradong mananalo din siya. Wala ba siyang kalaban, partner? Wala. Uncontested siya doon. Siyempre, ibinigay namin sa yung boto namin, ang tiwala namin ikaw magiging kinatawan at boses namin sa Kongreso. Mm-hmm. Kaso, itong bagong uupong administrasyon, pinili ka. Ganyan din yung nangyari noon nung congressman pa si Marojas, diba? Inavoid din siya as DTI yata. Hindi ako nagkakamali. Si Congressman Ace Durano. Oo, tourism naman. So, nawawala ng representasyon. Hindi naman agad-agad nagagawin din ang special elections. So, pero yun nga, partner, kapag yung ang pangangailangan ng ng bansa, ang paglilingkod sa bansa, di ba? Hindi lamang sa iyong distrito, ay doon nila tinitimbang. Pero mga kaibigan, ang pinakamas malaki pa pong issue na tukod dito po sa pagkaka-appoint kay Congressman Mark Villar bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highway ay dahil nga daw ito ay Villar. Conflict of interest. Dahil alam naman po natin na ang mga Villar po ay nasa larangan po ng Land development, mga real estate. And development. Ang sabi naman daw kasi mostly ang trabaho ng DPWH ay kalsada. Yun nga. Kaya nga, partner, dahil nga doon ay nauungkat uli yung issue yun sa controversial na C5 road. Diba? Yung Daang Hari. Daang Hari, yan, partner. Ayan. Baka mapabilis na yung mga road projects doon sa mga sabi nung iba. Ito, biruan lang ha, ng mga reporter. Mapapabilis daw yung paggawa ng kalsada papunta sa mga subdivision nila. Yeah. At isadami rin po yung mga subdivision at madadami rin yung mga kalsada, di ba? Yun nga, partner, ang nakakalungkot nga, meron niyang Pero ang sabi ni Mayor Digong, di ba? Yung mga itatalaga niya sa pwesto, may mga kredibilidad at may alam dun sa kanilang mga uupuan. Ano bang tinapos na partner? Hindi naman siya engineer, hindi din siya architect. Management yata o business economics. Okay, sige, partner. Okay, wala akong masabi. Kasi usually partner ka, di ba, kapag public works, engineer kasi, dapat di ba? Para alam niya kung ano yung ginagawa niya. Oo. Kaya tanong ngayon, sino bang nasa selection committee daw nung mga nagre-recommenda? So, engagement partner, bukod sa meron... Pero yung announcement kasi niyan, huwag nating malisyahin, pero factual lang. Nung lumagda ng coalition agreement with nationalista. Ayan. So, napunta doon yung mag-asawang Villar. Tapos inanunsyo na yung pag-a-appoint doon sa anak bilang DPWH. Kaya po naging mas naging controversial ang pagkaka-appoint. Bagamat syempre po tayo po ay nagbibigay ng
pagkakataon, di ba, napatunayan ang kanyang kakayahan bilang mamuno, bilang isang manager ng isang dadaan naman lahat sila sa ano eh, sa commission on appointments. Ayun, partner. So, sino man yung mga inilagay ngayon ng mga pangalan. Unlike sa US kasi, yung mga uupo sa mga sa yung uupo sa commission on appointments ay kanyang kasamahan sa mababang kapulungan or kasamahan na kanya. Wala pang ano kasi malinaw tungkol sa magiging composition ngayon dahil sa sino pa ba ang magiging minorya ang gusto ni Senador Coco Pimentel siya maging Senate President kaso nag-iisa lang naman siya na PDP. Oo, at the same laban. Time partner, ganun din ang nagkakaroon din ng nagsimula na rin ha ang ligawan. Sa mga bagong uso na naman ng mga balimbing ngayon. Kongresista dahil sa mga tumatakbo o nangangarap na maging House Speaker. Pero balikan natin yun sa CA. Sabi ko nga kasi sa Amerika bago maupo dapat at bago mag-oath ay dapat nakalusot na muna sa Commission on Appointments, di ba? Dito sa atin, nauna yung pag-upo bago yung approval sa CA. Kaya minsan, matatapos na yung termino ng presidente, hindi pa nakakalusot sa CA yung miyembro ng kaniyang gabinete. Unless na i-reject talaga ng CA yun, hindi na niya pwedeng i-appoint. Pero reappointment yung mga nakakaraang mga panahon, partner, talagang meron at meron na ang haba-haba, di ba, ng panahon na lagi siyang inire-reinstate, di ba? Lagi siyang interim secretary. Si budget secretary Edmy Bongko din. Hindi siya nakalusot kahit kailan. At di umano, mga kaibigan, ang commission on appointments ay isa sa mga, mga makapangyarihan. Powerful bicameral conference. Commission on appointments. Yeah. So, dahil sa kahit na gustong-gusto ka ng presidente dun sa pwesto, ayaw ka naman o merong may tututol sa iyo diyan sa CA. Meron silang tinatawag na provision na para maharang ang approval o paglusot mo sa CA. Oo. Diba? Ano nga yung provision na yun? Kalimutan ko, meron na naman ng pagkaulyanin. At yung pong commission on appointments ay usually po ay nagpupulong yung partner, di ba? Kada Thursday or Wednesday, di ba? Ang dumadaan po sa CA aside from cabinet position, yung mga ambassadors, di ba? Ambassadors. Tapos yung mga generals ng Armed Forces of the Philippines. Dahil sa limitado lang din yung bilang, di ba? Pero on the level lang partner ng mga secretary kasi in the others yung assistant secretary, undersecretary. And even the presidential spokesperson, hindi naman. Dahil sa palamuti. wala namang planting niya kasi pero yung kahit na yung pagkaka-appoint sa press secretary, di ba? Oo. Hindi pa nga ma-clear ngayon. Sandali, Eden, ha? Kapag nag-break kami. ang pinag-uusapan kasi ngayon, kung ayun. Ano ang magiging setup ng communications team kapag napalit na ng administrasyon. Dahil ang ginawa ng Aquino administration, kinulaps nila. Binaklas ang dating Office of the Press Secretary. Ginawa nila yan tatlo. Yung Office of the Presidential Spokesperson, Presidential Communications Operations Office, at PCDSPO, yung Presidential Communications and Strategic Development Office. Ayan. Sila yung yung nagpapakalat ng mga troll. ang delineation ng power niyan, partner, ito.
ang OPSO, yung Office of the Presidential Spokesperson, so dapat lahat ng mga pronouncement ng Pangulo, appointments, sa kanila yeah. nanggagaling. Pero ang system, may mga appointments na nauuna muna yung mga departamento bago nila i-announce. Tapos yung PCOO, ito naman ang nag-handle doon sa mga attached agencies under ng original OPS. Okay. Yung PTB4, PIA, tapos yung Radyo ng Bayan, NEB kung tawagin, o yung news, ano ba yan? NIB, yung News and Information Bureau, tapos yung tinatawag na mga ano, RTVM and Maro. Yeah, no. So yun, sa operations. Okay. Yung ay, ano, yung isa naman, yung strategic planning, o oh, sila yung gumawa ng ano, .gov.ph, kung matatandaan mo. .gov.ph. Kaya ngayon po, ititignan po natin kung ito pa rin po ba ay ipatutupad or ibabalik po natin doon sa dati na meron lamang po tayong Office of the Press Secretary at meron at nakapadob dito yung mga attached agencies, di ba? Ang siste, mukhang pag-iisahin na lang din uli. Dahil sa sinasabi na si Attorney Salvador Panelo na nauna nang sinabi magiging presidential spokesman, ay mukhang siya na din ang magiging press secretary. At may mga ilan po as early as now na umaalma partner sa kanya pagkaka-appoint. Okay, pag-usapan natin yan, pero mag-break lang po saglit ang Guest Who's Talking. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Aguila DCEC. Ang ating oras, 9:47 ng umaga. Inaanyayahan ng lahat sa Mayo 22 sa Philippine Arena at sa iba't ibang satellite stations. Iglesia ni Cristo Worldwide Intensive Propagation. Daluhan. Ayan. O eto, kahapon nakausap ko partner yung National Press Club. Dahil ang sinasabi nga nila... Napinang naman partner ng ating kaibigan na si Paul sino? Gutierrez. O, Paul Gutierrez. O, si Paul mismo yung na-interview ko kahapon. Na sinasabi niya nga na, ano, na parang hindi magiging... ano, komportable ang media to deal with Attorney Salvador Panelo. Dahil hindi umano daw partner ay? Dahil siya ay ano, nag-abogado sa Ampatuan. Kung hindi ako nagkakamali, dun sa isa sa akusado, di ba? Na principal accused dun sa November 23, 2009, Maguindanao Massacre. So, sa higit 50 biktima kasi doon sa massacre na yun, eh 30 ang kagawad ng media. At dahil po dito sa tinatawag na Maguindanao Massacre, ang ating pong bansa ay nalagay partner sa ano yun, number one most dangerous place for journalists to practice their profession. Pero ang sinasabi naman ni Attorney Panelo, eh nung una ay actually, pumasok siya nung 2012 na yata eh. And then, binitawan din niya yung kaso for ano, for some reasons. Hindi naman sinabi kung ano yung dahilan. Bakit? At sinasabi nga din ni Attorney Panelo, kung hindi ako nagkakamali, trabaho nila na mga abogado, sabi nga ano, na yung presumption of innocence daw kasi. Till proven guilty. Oo. Pero partner, ikaw bilang isang... matagal na mamahayag at laging opisyal ng mga press club or mga press corps partner, ano ba yung ideal na ano na tagapagsalita, 'di ba, ng ating Pangulo? Ako, ang tingin ko yung ano, someone who can read what's on the mind. But not necessarily a lawyer or dating galing sa ating hanay na isang media practitioner din. Siguro mas ano, pero broadcaster din si ano, si Attorney Panelo. Oo. Originally, nagprograma siya dito sa DCEC. Oo. Okay. During the time of Corey and FBR. Pero siya ay kasi dahil, alam mo naman ng lawyer, syempre, di ba,
Iba rin yung kanilang pag ano, pamamaraan. So, ibig bang sabihin yung isang journalist na naging abogado, paano ang mga sitwasyon nun? Oo, yun ang nga partner. Diba? Hindi, kasi ano eh, ano ba, kanya-kanyang dynamics yung profession eh. Hindi, kaya nga parang halimbawa nga, yung, base sa yung karanasan partner, ano yung sa tingin mo effective na isang press secretary? Kasi maalala mo, meron tayong mga, halimbawa partner si dating press secretary Tong Puno. Oh, abogado yun. Oh, si Secretary Toting Bunye, di ba? Oh. Abogado din yun. Kaya nga. Oh, pero meron din naman tayo mga naging press secretary na effective din. Galing naman sa sarili, journalist. Oo. Pero kasi, yung mga tinukoy mong abogado, by profession, ay practicing ano din sila. Oo, pero hindi sila actively practicing. Si Dong Puno nun, eh, galing siya sa pagiging ano, executive ng ano, ng ABS. Si Secretary Toting Bunye, columnist naman siya. Oh, pero yung sabihin, bago siya naging columnist partner, hindi. Siya ay congressman. Pero prior to that pagiging congressman niya, naging journalist din siya partner. Naging ano din siya. Kahit pa paano ay nag-practice. Kaya nga po, ang pinaka-importante po dito, partner, ay kung paano po ba ng isang italagang press secretary na i-communicate yung sa loob, ito yung naisin, di ba? Ng ating mahal na panghulo o kagalang-gala na panghulo din. Mm. Ayun. Ang isa noon na si Bobby Tiglao, di ba? Naging spokesman din siya. Isang journalist. At sabi niya siya daw yung best. Si partner, si Jerry Barrican. Pero hindi ko alam kung anong background ni Jerry Barrican. Hindi siya lawyer, partner. Siya communicator. Oo. Kaya nga, pero nasa sa tao din kasi yon na inilalagay as yung spokesman or press secretary kung paano nagiging effective. Ayan. Diba? Pero sa tingin ko, partner, ang number one para sa akin ay yung meron kang rapport sa mga sa media. Kasi yung media ay dito ang media dito ngayon ay tinitingnan natin bilang partner o merong role na ginagampanan. For test state nga kung ito sa pagpapalaganap ng ano ba talaga ang programa, ano ba talaga ang dapat gawin, 'di ba? At anong sa loob ng mga tao at maiparenting din ito sa mga kinuukulan. Ayun. Tingnan natin kung papakinggan, sabi ni Paul ay meron na daw silang mga local friends na mga journalist din sa Davao na ipaparating daw kay incoming President Duterte yung sentimiento against Attorney Salvador Panelo. Mukhang malabo eh, dahil sa ngayon dyan na din yung pinagsasalita at kahapon nagkaroon na ng pagpupulong ang Transition Committee. Sinabi nitong si Communication Secretary Sunny Coloma na nag-meeting sila outside Malacañang nitong si Attorney Panelo. Mm-hmm. So mukhang siya na nga. Oo. So bukod sa meron tayong isang transition committee, meron ding screening committee ba na nang nangyayari? Doon sa transition team, nahati yan sa apat. Yung sa inauguration committee, tapos yung transition, tapos selection. Yung selection, tapos meron pang isa eh. Food committee ganun, wala naman. Ewan ko. Okay. Kasi baka kala ko gusto niyo magluto po ngayon tanghaling ito ng adobo, ay mas masarap po yung chicken pork adobo. Ay, diba? Sir, mas gusto ko yung ribs. Ay, ganun? Oo, tapos lulutuin siya ng pork. Tsaka yung liempo, diba? Na tutuyuin mo siya. Kasi sino mo nagsimula ng adobo ngayon, tanghali? Mas gusto ko kare-kare. Tagal ko nang di kumakain na karakter. Anyway. Nanay ko masarap mag-gari-gari yun eh. Naman ako naman. Hindi lang gari-gari, partner, di ba? Pati kaldereta. Kahit anong luto, masarap. Basta luto ng nanay ko. Okay. DOJ Secretary. Ay, oo. Si Vitaliano Aguirre. Ako, di nagpupuyas na naman ng tenga. Gusto ko lang hindi na reaction si Senator Miriam Santiago. Kung maalala po ninyo,
nung impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Ito pong papasok na Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nakitaan, di ba? Hindi, siya yung dun sa hearing ng impeachment, siya yung nagtakip ng tenga niya habang nagsasalita si Senator Santiago. Na kinagalit. Hear no evil. Oo. Kinagalit ng ating senadora. Oh, ikabastusa naman kasi. Oo. Ewan ko, mga lawyers, di ba? Hindi, kaya nga, kung ayaw mo pala makinig at nasasaktan yung tenga mo dun sa tinis ng boses, lumabas ka, di ba? Hindi yung nandun at karapatan niya yun. Was he cited for contempt? Alam ko. Ah, talaga? Oo. Mm-hmm. Pinakontempt siya nun. Eto pa. Ang Energy Secretary, kung hindi ako nagkakamali, inanunsyo kahapon, ay yung dating Civil Aviation Board Director at dating naging PPA din siya, Philippine Ports Authority, si Alfonso Cusi. Sino? Alfonso Cusi. Oh, no way. Oh. Talaga? Oh, siya ang sa Department of Energy. At sa mga partner dito sa mga na babanggit na mga i-appoint ay parang karamihan mga senior? Oh, kasi mga kaklase, kaibigan, ka-roommate. Meron siyang katabi sa law school. Meron din siyang sariling KKK. Sabi nung iba, pero sabi nga, ikaw ba ang pipiliin mo mga katrabaho, hindi mo mga kabisado? Oo. Kasi prerogative naman kasi ng presidente. Kasi, lalo na po yung... At pinagtitiwalaan niya itong mga taong to. Correct. Kasi lalo na yung, dahil ito ay mga secretary, partner, di ba? Mga ulo ng mga departamento. Yung sa mga susunod sa kanila, syempre ito yung mga... from the ranks, di ba? Mm-hmm. Pili ka from the ranks. Oh, pati nga dun sa peace process, mga senior na din eh. Oo. Secretary Jess Teresa. Okay. Naging din yun, press secretary, di ba? For a while. Oh, naging press secretary din siya. Oh. At Congressman Bebot Bello. Yeah. Dun sa CPP. Si Dominguez, partner. Hindi ko yata naambutan. Hindi, pero naging agriculture secretary daw yan, di ba? Hindi, tsaka yung tungkol dun sa parang economic development sa ng Mindanao, yan ang naging head dati. Kung FDR? Hindi ako nagkakamali, hindi partner, kung hindi ako nagkakamali, panahon ni GMA din. So kaya sinasabi nung iba, recycle daw nung mga nasa Arroyo administration. Kaya nga po sinasabi ay pagbabalik. Diba? At dahil meron na rin pong kamakailan, meron na rin pong mga pronouncement ang ating kagalang-galang na papasok na pangulo na babalik na, di ba? Papayagan na ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating pangulong Ferdinand Marcos, di ba? Bibigyan ng house arrest si GMA. Bibigyan ng house arrest, di ba? Yan. Oh. During this administration din naman, nagbalik din yung mga dati nung panahon ng nanay niya, di ba? Kagaya ni Secretary Volz Gaspin. Kaya nga po, ito po talaga isang prerogative ng ating nakapung pangulo, di ba? At isang mga developments pa, partner, ay muling nabubuksan ng usapin pangkapayapaan sa mga CPP and DF, di ba? Oh, dahil nakamiting na niya si Fidel Agawili, ang dating founder ng CPP na si Joma Sison, partner, di ba? Inanyahan nga siya na bisitahin sana sa Netherlands. Kaso sabi ni Digong, sa Rotterdam. Sabi ni Digong ay hindi daw parang may security issue kung aalis siya ngayon ang bansa. Kasi partner, hindi pa sila, kailan ba magsisimulang mag-convene ang Kongreso bilang National Board of Canvassers? Magbabalik session sila sa Monday, May 23. Pero may mga tatapusin pang ibang mga naiwan na trabaho. Kaya by May 25 pa magsisimula ang pagbilang as National Board of Canvassers. At sinataya po na hindi naman ganun tatagal, partner, di ba, ang pag-canvass nila ng boto para sa pagkapanghulo at vice panghulo. Ayun kung walang makikitang discrepancy, partner. Or kung yun naman din ay sasabihin lamang mga nakaupo ng bilang National Board of Canvassers ay noted. Ayan po.
Ayun. Anyway, wala na po kaming oras. Baka mag-overtime na kami. Mm-hmm. Eh, si Eden, eh, nandyan na. Oh, minadali ang pagluluto ng adobo. Adobo. Para makapo na siya sa programa niya. Maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin ngayong araw po ng Sabado. Ako po si Ferdy Maglalang. Ayan. Bukas po, ah, huwag ninyo kalilimutan special coverage ng Net 25 at Radyo Aguila. Sa amin sa Net 25, 7 o'clock ng umaga, yung ating special coverage para sa sila sa radyo ay December. Ano? 6 o'clock ng umaga. So, bukas po, intensive propagation campaign ng Iglesia ni Cristo. Diyan sa Philippine Arena, bye-bye, happy weekend! Inyong napakinggan ang Guest Talking. Hanggang sa susunod na pagtalakay at paglilinaw sa mga isyong pinag-uusapan. Guest Talking. ABC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Radyo Aguila Kasapi ng KBP. Oras po natin 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Narito ang mga pangbalitang nakarap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila, balita update. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang Radyo Aguila Balita Update. Interesado ang ilang malalaking kumpanya sa United Kingdom na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang ipinahayag ni Philippine Ambassador to UK, Ivan Garcia, sa Department of Foreign Affairs matapos siyang makausap ng mga negosyante sa nasabing bansa. Interesado anya ang mga UK firm sa mga proyektong pang-imprastruktura sa pamamagitan ng Private-Public Partnership o PPP. Bukod sa posibilidad ng pamumuhunan, nakatanggap din ng pagkilala ang PPP Center ng bansa mula sa UK. Sa mga nangungunang balita, matapos si former PNP Chief Alan Purisima, 10 pang sangkot di umano sa 100 million peso PNP Courier Services contract, pinaaaresto na rin. At maulang weekend, asahan na. Magbabalik ang Radyo Aguila Balita Update makalipas ang isang oras. Samantalang tabayanan ng programang Reporters on Call. Magandang umaga, ako po si Tanet Laborte. Sumayin niyo ang maigit at mga nagpapagang balitang nakalap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila Balita Update. Inaanyayahan ng lahat. Sa Mayo 22, sa Philippine Arena at sa iba't ibang satellite stations, Iglesia ni Cristo Worldwide Intensive Propagation. Dalhan. Mahayag. Mahayag. Mga taga-pagbalita, magpapalita, Reporters on Call. At your service, diplomang sa Radyo Aguila. Okay, magandang umaga mga kababayan. Masayang umaga sa bansang Pilipinas. Mayo 21, 2016 na po ang ating petsa ngayong araw na ito ng Sabado. Araw ng kapanganakan ng aking pinsan. Si Jimo. Naabangan ka lang mo sinong importanteng tao ha. Aba, importante rin naman ang aking pinsang si Emilor Magkalasgis. Ayan, nandyan siya sa bansang Arkansas. At syempre maisingit lang eh, no, yung pagbati eh. At syempre happy birthday na rin in advance kay Michael Mekmek Santos dyan sa Batangas. Ala eh, magpayanig ka naman ah.
Napakahalagang mga tao yan, ha? Mas mahalaga pa sa ating president-elect. Anyway, mga kababayan, official na pong ipinroklama ng Commission on Elections o COMELEC ang Magic 12. Ang ating mga senatorial winners nitong 2016 elections, batay po sa final tally ng poll body. Wala ka ng duda doon, Ate Belle, doon sa resulta? Ayun. Sa vice presidential na lang, ano? So, tanggap mo na yung 12 nanalong senador. Kilala ko na kung sino yung isang hindi. Ayun. Anyway, nanguna po si Senator Franklin Drilon na may 18,607,391 votes. Mas mataas pa yung mga nakuha ng boto niya, ano, kaysa sa ating pangulo. Yung ating president president-elect. Nasinundan naman po ni Testaman Joel Villanueva with 18,459,222 votes. Third placer, itong si Senator Tito Soto na may kabuang boto na 17,200,371 votes. Nasa ikaapat na pwesto naman si Senator Panfilo Ping Lacson na nakakuha ng 16,926,152 votes. Balik senador rin si Senado. Ito muna ang panglima natin. Nagbabalik senado si Senator Richard Gordon na may 16,719,322 votes. At syempre, balik senado rin itong si Senator Migs Zubiri with 16,119,165 votes. Guruin mo ha, ilan yung nagbabalik senado? No, marami-rami yan. At pasok po sa ikapitong pwesto ang neophyte senator na si Pinoy Boxing Champ Manny Pacman Pacquiao. Ayan, na may 16,050,546 votes na sinunda naman ng isa pang nagbabalik senado na si Senator Kiko Pangilinan with 15,955,949 votes. Isa pang neophyte senator ang pumasok sa ikasampung pwesto, si dating Congressman Sherwin Gatchalian na may 14,953,768 votes. Ha? Ano yan eh, first timer po yan. Pero syempre bago siya, sa wakas, makalipas ang ilang beses na pagtakbo sa senatorial race. Sabi nga Ate Belle, hindi ba? Try and try until you succeed. Yan. Until you succeed. Yeah. Hindi po until you die, ha? Huwag ganon. Itong si dating Congresswoman Risa Hontiveros, no? Na may 15,915,213 votes. Ayan. Yung natitirang dalawang pwesto, mamaya, kilala naman yan ninyo. Tamanggap muna tayo ng pag-uulat dyan sa bahagi ng North Luzon Expressway. Kaugnay nitong ating ginagawang paghahanda sa dakilang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Bukas po yan, gaganapin dyan sa Ciudad de Victoria sa Philippine Arena mula kay Ernel Ico. Kuya Ernel, kumusta na dyan? Hello po, magandang umaga po, ma'am. Ma'am, sorry po, sa kasuyo po, mabilis pa lang po yung daloy ng trapiko natin dito sa kahabaan ng NLEX. Partikular po dito sa may tapat ng Ciudad de Victoria po. Mm-hmm. Sa ngayon po, yung ginawa natin preparasyon po para bukas, nag-deploy na po tayo ng mga tao, ng mga patrols po natin para sa pagmamanage po ng traffic. Then mga additional tellers din po para sa mga toll plaza ng Bukawi para po sa mga mabilisang pag-transact po ng toll collection po natin. Mm-hmm. Apo. Pero sa ngayon po, wala pa namang mga maagang nagpupunta dyan sa bahagi ng Philippine Arena. O may mga mangilan-ilan na ba tayong mga kababayan, mga kapatid sa INC na nagtutungo ng maaga dyan para makaiwas nga naman doon sa inaasahan nila na baka biglang pagbigat ng daloy ng trafiko dyan sa bahagi ng NLEX. Sa ngayon po, wala pa po tayong
na mamataan o napabalitaan po na pumapasok po ng mga kapatid pa natin dito sa loob ng Philippine Arena o sa Ciudad de Victoria. Ang huli pong pagpupulong namin ay baka po sa mga bandang mamayang hating gabi pa po o hanggang bukas ng madaling araw. Araw po ang biyahe po papunta dito sa Philippine Arena. So, paano yung magiging setup dyan sa traffic measures na ipatutupad ng pamunuan ng NLEX? Kagaya din ba nung mga nakaraang event dyan sa Philippine Arena? Opo, ganun pa rin po tayo. So, sa hanggat maaari po sana, iwasan po natin yung kung tayo po ay pupunta lang at may mga kasabayan pa po tayo o kapitbahay tayo, maaari po siguro mag-carpooling na lang po tayo para po yung mga parking slots natin, mas makatipid po tayo doon sa area. Kung may mga magbabiyahe po ng malayo, maganda pa, check na din po yung mga sasakyan bago tayo pumunta rito sa arena rin po. Ayan, at saka... Opo, mahigpit po rin namin patutupan na bawal po ang magparada at magbaba doon po sa harap ng expressway po. Pag nagparada po, itutuo po natin o makikita po ito ng traffic violation po. Ganun po mangyayari po bukas. Ayun. At sakali po. Ayun nga, sana yung susunod kong tanong, yung mga magpa-park dyan sa kahabaan ng NLEX, ano, sa mismong kalsada. Eh, kasi nung mga nakalipas na pagkakataon, tinikita ng mga yan, tino yung kanilang mga sasakyan. Iyo po, ma'am. Alam naman nating bawal po yan. Opo, maiwasan po na sana nila na gawin po, mangyari po ulit po ito dahil unang-una po ayaw din naman po sana namin gawin. Mm-hmm. At rin po namin na sana yung flow po ng traffic tuloy-tuloy po bukas para po itong motorista rin nagagamit ng NLEX. Mm-hmm. At saka yung kung meron ng sasakyan na gagamitin na hindi nila pag-aari, ano, kaya nag-rent, apo, ano, paalalahanan mismo yung mga driver. Baka biglang, di ba, nung nakaraan, naglilipatan tuloy sa NLEX itong ating mga kababayan, madidisgrasya sila dyan dahil lang sa kagawa ng ilang mga bus driver na umikot para lang makatipid ng, ano, sa kabilang kalsada sila nagpa-park, hindi yung mga sakay nila nandun pa sa may sa bahagi ng northbound ba or southbound, di ba? Yes, ma'am. Opo, ma'am. So, huling pag-uusap naman po namin ng Maligaya Corporation po, may mga allotted naman po tayong parking slot po para sa kanila po lahat para po ma-accommodate naman po. Ang maganda po sana, kung doon na mismo sa loob ng parking area sila pumarada, then bumaba po para at least matapos po yung aktibidad po, doon kung saan po nakaparada yung sasakyan, mababalikan po kagad nila. Hindi na po sila magtatawagan o maghahanapan pa po. Ayun. Pero meron bang ibang ano parking areas na itinalaga sa labas ng Philippine Arena, Sir Ernel, gaya ng mga nakaraang pagkakataon, di ba, sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan? Opo, dito po sa may Governor Halili po, bypass po, papunta doon sa Santa Maria. So, doon po. Pero sa kasalukuyan po, mas marami na po yata silang ibinigay na additional na parking area po doon sa loob po ng Ciudad de Victoria. Ayun. Ilan daw ang inaasahang dadalo dyan sa gagawin dakilang pamamahayag ng mga salita ng Diyos ng Iglesia ni Cristo? Meron po ba kayong na... Ang huling numero lang po na pagkakatanda ko po na bigay mga nasa 80,000 daw po. Mm-hmm. 80,000. Sabi lang po, hindi ko lang po alam kung madadagdagan pa po. Ayun. Sir Ernel, maraming salamat po sa iyong update. Salamat po. Si Sir Ernel Ico ng North Luzon Expressway. Ayan, sila ay maagang naghanda para dyan sa gaganaping dakilang pamamahayag ano, ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng Philippine Arena. Alam naman natin, Ate Belle, maraming mga event nang naisagawa dyan sa Ciudad de Victoria. At ang pinakaano naman talaga kadalasan yung sa flow ng traffic, di ba? Hindi maiiwasan yung pagkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng traffic, lalo na pagka nagkasabay-sabay. Pero definitely, makikita mo naman kung gaano yung pagsunod nila, di ba, sa traffic rules dahil nakapila naman sila hanggang sa pagpasok ng Philippine Arena. Pero hindi talaga may iwasan. May mga oras na magkakaroon ng bumper to bumper. So yung mga iba pang motorista na masasabay sa biyahe, konting pasensya lang po ha, at lamig ng ulo. Meron namang itatalagang way para sa inyo ang pamunuan ng NLEX.
Ayan, bukod dyan sa napakalaking event na iyan, meron pang mga susunod na aktibidad na gaganapin dyan sa bahagi ng Philippine Arena. Gaya ng sa May 27 to 28, meron po dyan gaganapin Family Day, kung saan may concert at may maraming celebrities na dadalo, no? Meron ding kids show na aabangan. At syempre, balik tayo sa ating mga nanalong senatorial candidates. Itong mga senador na ito, Ate Bel, kasi pinroklaman na eh. Sila na yung bubuo sa 24, no, na senador. Nasa 11th pwesto po ang re-electionist na si Senator Ralph Recto. Buti nakapasok, ano? Na may 14,271,868 votes. At syempre sa 12th place, ay itong si dating DOJ Secretary Leila Dilim. Ang bilis, ano? Ayan. Ayan. Ngayon pong kumpleto na ang ating mga senador, ano, na magaganap ng kanilang mandato sa 17th Congress. Sila yung bubuo ng 17th Congress, eh, Kuya Jim. Eh, mukha raw magkakaroon ng mainitang laban sa pwesto ng Senate President. Ah, hindi pa pala tapos yung ano, no? Dahil, hindi lamang daw po isa, at hindi lang dalawa, aba, kundi parang apat pa yata, no? O, sino kaya ang susunod na Pangulo ng Senado? Parang sa kamera lang yan, eh. Merong makakatunggali ang in-expect kasi nila. Mukhang si House Speaker Sonny Belmonte pa rin, ano? Hindi natin inakala na itong si President-elect ay magbabanggit ng pangalan na nais niyang maging susunod na Speaker ng House of Representatives. Pero may mga pangalan pong lumulutang na interesado sa posisyon ng Senate Presidency. Alamin natin kung sino-sino ang mga yan. Sa pagbabalik po ng Reporters on Call, mamaya, no? Tatalakayin natin kung sino-sino ba yung mga lumulutang na yan na talaga namang maaaring magdulot ng pagkakabahabahagi, division dyan sa Senado. Kasi kung apat silang maglalaban-laban, Ate Bel, yung 20, sabi na 20 na lang yung baboto, bawat tiglilima sila. Deadlock, di ba? Eh, paano? Sino pwedeng magano nun? Kapag ka nagkaroon ng deadlock. Kasi may nagsasabing isang senador, meron siyang bilang, may core group na siya. Yung isa naman, kung titingnan mo, by party, Ate Bel, eh, lumalamang din sila. Di ba? Unless na baka nga may tendency pang matalo, no? Yung pambato ng magiging administrasyon. Tingnan natin yan mamaya sa pagbabalik po ng Reporters on Call. ABC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Ang Radyo Aguila ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, alas 10:18 ng umaga. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082 o makinig tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Aguila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Okay, nagbabalik po ang Reporters on Call. Mapapakinggan ninyo every Saturday, 10 to 11 a.m. Kasama po natin sa programang ito ang mga reporter ng Net25 at Radyo Aguila. Na talaga namang walang sawang nangangalap ng mga balita, ano, sa kanilang beat. Si Man Corbera sa bahagi ng Senado, kaya naman na magiging matrabaho, exciting ang kanyang coverage sa 17th Congress. Ayan.
si Madeline Villar, kasama ko yan sa House of Representatives. Ilang kongresista na naman kaya ang aming aabangan? Oh, daan-daan dyan eh. Mas marami kumpara sa Senado. At tingnan natin kung totoo ba yung sinasabing baka i-abolish, buwagin itong si President-elect Digong ang kongreso. Sana hindi naman agad-agad, no? Sa defense bit naman, si Ate Janet Prado. Mm-hmm. Sa DOJ Supreme Court, dyan sa bahagi ng Maynila, si Moira Encina. Sa Malacanang, syempre, kasama natin si Kuya Vic Sumintak sa Radyo Aguila. At Net 25 naman, si Ate Weng De La Fuente. Erwin Temperante sa bahagi ng NBI, DOJ, Supreme Court. Sa Comelec at Maynila, si Gerald Tagbo. Announce talaga, no? South! Ayan, sa South, si Pia Okut. Dito naman sa QZ, si Ailey Milio at Judith Llamera. Si Mar Gabriel sa bahagi ng PNP at AFP. Ayan. Sa ating night shift, ayan si Kuya Gerald Ranyes. At marami pa tayong mga Eagle News correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Last time po, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, doon sa huling hirit ng kampanya ni President-elect Rodrigo Digong Duterte sa Luneta Grandstand, ginanap po, dyan sa bahagi ng Maynila, sinabi nito na bahala na ang kanyang running mate na si Senator Peter Alan Cayetano kung alin po sa dalawang pwesto sa gabinete ang mapipili nito. Inalokasin ng ating presumptive president si Cayetano kung DFA o DOJ ba. Parang yun ang kanyang sinabi, di ba, nung nasa stage siya dun sa kanilang meeting the avance, yung huling, yung closing, no? Yung closing ng kanilang kampanya. Pero dahil po balik Senado ang Cayetano, mukhang ang Senate presidency post po ang isa sa posibleng upuan nito. Aba, yan ay posible ha mga kababayan. But the big question is, how about Coco Pimentel? Paano naman daw itong si Senator Coco Pimentel, ang presidente ng PDP laban, na siyang partidong inaniban nitong si President-elect Digong? Isa rin po kasi ang pangalan ni Coco sa lumutang, no, na pwedeng maging Senate President. Mukhang si President Digong ang mahihirapan sa pagdedesisyon sakaling kung yan eh, kung magmamatigasan itong si Cayetano at Pimentel at wala po sa kanilang dalawa ang mag-give way. Aba, kung mangyayari yan, baka po sila rin ang mawalan, mga kababayan, dahil alam naman po natin nananatili yung bilang, no, ng mga LP senators, lalo na't ilan yung nadagdag, nanalo pa itong si Leila De Lima. Oh, di ba LP rin si Senator Ralph Recto Ate Bel? No, si Kiko Pangilinan. Pang-apat na 'yan. Oh, pang-apat si Senator Franklin Drone, meron pang isa. Eh, yan ay pwede pong magpanatili kay Senator Franklin Drilon bilang Pangulo ng Senado kung mag-idadaan sa botohan at magkakaroon na ng botohan dyan. At lalong malalagay sa balag ng alangan ni na hindi manalo at maupong Senate President ang sino man sa dalawa, Cayetano or Coco, kung itutuloy ni Tito Sen na nagbabalik Senado ang kanyang pagtakbo, no, doon sa nasabing pwesto, dahil ipinagmamalaki daw po nito yung kanyang tinatawag na core group sa Senado.
Sino-sino ba itong mga ito? Na kanyang mga kasamahan. Or at least, sabi nga natin, magiging exciting ang laban dyan sa Senate presidency. At syempre, yung mga kagawad ng media dyan na nagko-cover sa upper house ay tiyak na may kanikanyang bet ang mga yan. No? Sa 17th Congress, sino nga ba ang susunod na magiging pangulo ng Senado? Ang ilan na naririnig ko, ang gusto nila eh, yung galante Ate Belle. No? O kaya yung maraming mga programa na hindi na etsapuera o naisasantabi ang mga kagawad ng media dyan sa Senado. Kasi alam naman natin sa Senate, meron dyang press corps. Pero sa amin sa House, walang ganyan. Ano ba maganda, Ate Belle? May binuong press corps sa bawat beat or okay lang na wala? Ah, talaga. But at least kasi na ano yun, di ba? Sign of unity yon ng mga kagawa ng media. Magdadalawang dekada na yata ako nagko-cover dyan sa Congress. Parang wala akong press corps dyan. Parang kanya-kanya. Kanya-kanya na lang sila dyan. Anyway, sa bahagi naman po ng camera, hindi ba titong si Davao del Norte, Congressman Pantaleon Alvarez, ang isinusulong pong maging Speaker of the House ni President Duterte. No? Lalo na't, anak ko, ito hindi na bagong bagay, Ate Belle, sa yung maglilipatan ng kanilang partido, itong mga kongresista na to, kung saan sila mas makikinabang, doon sila, hindi ba? Okay lang yan, Ate Belle. At alam naman natin bukas naghahanda ang ating mga Agila at Net25 reporters para sa ating malaking event dyan sa Philippine Arena. Ang problema lang po, mga kababayan dyan sa Senado, alam na natin kung mararamdaman mo na agad kung sino talaga yung lamang doon sa mga posibleng tumakbo doon sa Senate presidency. Dito sa Kamara, alam ko dalawa lang pero may isang lumulutang na ikatlong kandidato sa Speaker of the House. Siyempre, definitely, si House Speaker Feliciano Belmonte na sinasabing maraming yan ang may core group sa Kamara. Matalo kaya siya ng pambato o sinusulong ng administrasyon na si Congressman Alvarez? No? Lalo't sabi nila, marami na naman daw yung mga mambabatas, mga kongresista, ang lumilipat ng partido. Kung lalamang ng numero, alam nyo naman po dyan sa Kamara, sa lahat ng pagkakataon, number games dyan pati nga sa pagpapasa ng mga panukalang batas. Sa halip na itong mga mambabatas na ito, suportahan at ipasa. Yung isang, sa tingin naman nila, isang magandang panukalang batas na makatutulong sa ating mga mamamayan at sa ating bansa, ay naku, kailangan pa nilang magbilangan ng boto para lamang mailusot, maipasa ang isang panukalang batas. Sandamakmak po mga panukalang batas dyan ang isinusulong ng ating mga mambabatas at karamihan sa mga yan ay hindi naman halos pumapasa. Anyway, yung ikatlong pangalan na lumulutang po sa House Speakership naman, hindi muna natin babanggitin. Pero may mga may mga block diyan sa Kamara na maaaring magpanalo sa isang kandidato na nagtatangkang maging speaker ng Kamara. Kung okay na sa senatorial yung mga nanalo na i-proclaim na,
sa mga kongresista, di ba, Ate Bel, marami na rin, no, sa party list. Sa local, halos ata eh, na iproklama na, no, eh, bahala na yung iba sa mga yan na gustong mag-file ng kanilang election protest. Ang dinig ko si senatorial candidate Francis Tolentino, ano, nagpaplanong mag-file ng protesta, no, against Dilima. Eh, kasi na may mga lumutang mga kababayan na yung mga boto nitong si dating MMDA chairman Francis Tolentino ay nabilang, napunta. Ito yung sinasabi nilang ano, migration of votes. Ano, napunta raw po kay Dilima. Kasi dikit yung kanilang ano eh, yung kanilang mga boto, no? At sa darating pong Mayo 25, pagkatapos mag-resume ang session ng Kongreso sa May 23, ay sisimula naman po ang canvassing ng mga boto para sa presidente at vice-presidente na hanggang ngayon ay medyo talaga namang mainit pa rin yung issue ng dayaan. Eh, pasensya na, Kapampangan eh! Yung issue ng dayaan dyan na ang sabi, eh, ang nanalo, batay doon sa mga resulta ng ating mga boto ng ating mga kababayan, ito si Senator Bongbong Marcos. Pero kagulat-gulat, no? Marami ang nagulat, hindi lang naman po iilan. Marami tayong mga kababayan ang nagulat kung bakit at papaano nangyari na itong si Congresswoman Leni Robredo ang leading sa vice presidential race, eh gayong hindi nila alam kung saan nang galing itong mga boto, no? Itong napakaraming boto na ito kay Congresswoman Robredo. Biruin mo, may mga lugar na zero votes itong si Senator Bongbong Marcos. Oh, baka isa rin siya sa magfa-file ng ano no, ng protesta, pero sabi nga nung kanyang kampo, matagal pa yan eh. Eh, yun nga daw kaso ni Rojas at saka ni Binay, eh, tapos na yung termino ni Vice President Binay, eh, hindi pa nare-resolve yung ipinail na protesta nitong si Rojas. Eh, paubayan natin sa kanila kung mga dapat nilang gawin dyan. Ngayon pong araw, ano, ay ating ipinagdiriwang ba, Ate Bel, ang Hypertension Awareness Month, no? Mamaya alamin natin 'yan sa pagbabalik ng Reporters on Call. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapin ng KBP. Ang ating oras, alas 10:33 ng umaga. Sa buhay natin ay may mga pangyayaring nagbibigay ng kaligayahan at kalungkutan dahil sa nararanasang pagsubok at kahirapan. Marami rin sa mga hamong nakakaharap natin sa buhay ay maaaring malutas. Subalit, ang iba ay maaaring mahirap unawain at tila imposibleng malampasan. Ano man ang kahihinatnan ng pagsubok, ang mahalaga, hindi tayo nawawalan ng pag-asa at patuloy tayong nabubuhay. Kumaharap sa kahit anong problema at pagsubok na dumarating sa atin. Ako po si Snooki Serna. Samahan niyo po ako tuwing Sabado sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa programang Your Confident Snooki. Dito lamang sa Radyo Agila. Nagbabalik pong Reporters on Call. Ako pa rin ang inyong lingkod, Eden Suarez Santos. Oh, happy, happy, happy birthday ulit sa aking pinsang si Emilor Keys ngayong araw na ito. At sa araw naman bukas, ang aking bayaw na si Michael McMack Santos. O, syempre, good morning sa aking bossing.
na kahit pagod na pagod, ay looking good and feeling good pa rin. Ayan, pampangat ng kanyang moral yan eh, no? Looking good and feeling good. Kay Mark Anthony Santos, ang gwapong-gwapo. Naks. Baby face daw, sabi nung kanyang mga kasamahang nurse dyan sa New Era General Hospital. Ngayon pong araw, ay itong buwan pa lang ito, ay Hypertension Awareness Month. At meron pong isinasagawang aktibidad na pinagungunahan ng Philippine Society of Hypertension. Ginaganap po yan dyan sa bahagi ng Dapitan Sports Complex sa Sampaloc, Maynila. Mamaya po, sisikapin natin magkakuha ng update information doon sa site kung saan idinadaos itong event na ito kaugnay ng ang hypertension, Ate Bel, eh, di ba halos ang mga kababayan natin din merong ganyan. Buti nga yung aking bayaw, itong si Kuya Al Murao, eh, napunta ng Canada. Doon pala, Ate Bel, at Jim, ano, sa Canada, eh, libre ang ano doon. Libre ang pagpapa-check up, pagpapagamot. Oh. Talagang hindi sasakit ang ulo mo at hindi sasakit ang iyong bulsa. No? Kapag ka nagkasakit ka at magpapagamot ka. Eh, dito sa ating bansa, eh, may mga programa tayong naririnig, programa ng gobyerno, pero mukhang hirap na hirap yung ating mga kababayan na makapagpagamot. Sabi nga, di ba? Mahal lang magpagamot. Eto na. Alamin po natin ang mga kaganapan dyan sa bahagi ng Dapitan Sports Complex kaugnay ng Hypertension Awareness Month, no? Na ginaganap po dyan sa pangunguna ng Philippine Society of Hypertension. Alamin natin sa ating mga kasama na nasa linya ng telepono. The original! The original po ito. Original. Lani Mercado ng bansa. No? Si Dr. Lani Mercado Assis. Ha? Isa pong endocrinologist na nandiyan sa bahagi ng Dapitan Sports Complex at kasama sila, no, sa mga nagbibigay ng assistance dyan. Magandang umaga po, Dr. Lani Mercado Assis. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Si Ate Eden po ba ito? Opo, si Ate Eden Suarez Santos. Original Eden. Good morning po. Opo. Do, kumusta na po ang ginagawang aktibidad dyan sa Dapitan Sports Complex? Very successful po. Kami ay pinaulakan ng Lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Estrada at senior citizen at ang kanilang municipal at city health office at ito din ho si Dr. Eason na nangunguna na mag-celebrate ng Hypertension Awareness Month kasama ng Philippine Society of Hypertension. Parang naririnig po namin ng background ninyo, Doc, ang saya-saya po dyan. Oo, kasi merong mga nag-lecture. Mm-hmm. Tapos after lecture, tinatanong namin yung mga nakinig. Tapos binibigyan po namin sila ng premyo katulad ng mga gadget na pagkuha ng blood pressure. Ayun. Pero Doc, syempre, kumusta naman po yung ating mga kababayan? Gaano po ba karami yung bilang ng ating mga kababayang high blood? Ano? Alam mo, dalawa ang tupunan. Yung senior citizen at saka mga kabataan. Ito natin maging preventive yung ating aktibidades doon sa mga wala pang high blood. Mm-hmm. At magkaroon naman ng tamang pangangalaga yung mga may high blood. Siguro, pabot naman ng over 500 yung ating participants
naman kayong gumagamit ito. Ayun, at least ang mahalaga po ay aware talaga yung ating mga kababayan, hindi dapat ipagwalang bahala itong yung kanilang hypertension, dahil delikado po yan, Doc, hindi ba? Oo, kasi ito'y nagkakaroon ng komplikasyon kagaya ng heart attack at stroke na dapat hindi naman mangyari kung tama ang ginagawa. Ayun. Ilang bilang po ulit yung ating participants today, Doc? Umabot tayo ng over 500. Aba, marami po yun. At magiging aware lahat ng mga yan na dumalo dyan, ay kahit pa paano po, mababawasan yung ating mga kababayan na talaga namang nakakaranas ng hypertension. Bali, sinabi natin na nagbigay tayo ng mga dapat kuririn sa mga maling pang-aakala katulad na hindi tama ang uminom para ibaba ang blood pressure. Isa yun. Ay, hindi po ba to? Hindi po ba effective yun, Doc? Hindi. At saka hindi din tama ang umuya ng bawang. Ayun, hindi nakakababa ng blood pressure yun. Kung na-correct na yung gamot at na normal na yung blood pressure, hindi hinihinto ang gamot. Habang buhay ang gamot. Kasi ang gamot lang nagpapa-control. Parang dapat ang lobo hawakan ang panghawak gamot. Kasi kung hindi, lilipad yun. Ayun. Kasi akala ko, Doc, ha? Buti na nakausap namin kayo. Yung mister ko po kasi, kapag medyo parang sumasakit daw yung batok niya, pineapple juice agad ang iniinom. Nagpapabilis sa akin ng dose-dose ng pineapple juice. Mali pala yun. Mali po yun. Hindi po tama yun. Kailangan pag may nagraramdaman, pumunta po sa center, meron po tayong mga barangay health workers na tumutulong at tinuruan mag-measure ng blood pressure. Pagkatapos, i-connect po nila kayo sa doktor sa barangay o doktor sa municipality o doktor sa city. Tapos sila po ang mag-decide. Kung yung nararamdaman mo ay totoong pagtaas ng blood pressure, o stress lang. Ayun. May paraan po ng pagdadayan mo. Ang problema, Doc, siyempre mga kababayan natin, alam naman natin po karamihan sa mga yan ay may hirap at hindi kayang magbayad ng medical services at bumili ng gamot. Alam mo, sa barangay center, tinuruan ng mga barangay health workers kumuha ng tamang paraan ng blood pressure. Sinabi namin na dapat 120 over 80 lang. Pagpataas sa 120 over 80, pagpatingin na po, meron po tayong mga barangay health center na kung saan yung mga doktor po doon. Ayun. So, yun po, libre po yun, Doc? Libre yun. Katuwang natin ang Department of Health para mabigyan ng tamang gamot ang ating mga. In fact, meron nung mga pang-high blood na gamot. Ano-ano po yung mga yun, Doc? Barangay. Merong Lusartan, may Amlodipine, may Metoprolol. Meron mong libre na bibigay ang gobyerno ng gamot para sa high blood. Importante lang, tama ang dose at saka tama ang diagnosis. Ayun, Doctor, sabi nyo nga po, prevention . Yung mga wala pang high blood para mapigilan at maiwasan na magkaroon sila nito. Ano po yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan? Okay, huwag mong magpataba. Mag-ehersisyo araw-araw, kahit na hupayat. Mag-ehersisyo araw-araw para hindi tumaba. Huwag mong masyadong maalat ang kinakain. Pag meron mong lahi, pwede mong kasing magka-high blood kahit mag-prevent. Kaya lang, matatagal lang dumating sa iyong katawan. Ikaw ay tama ang ehersisyo at tama ang pagkain. Pagtanda, hindi natin makokontrol. So, ibig sabihin, mag-high blood ka kung matanda ka na. Pero hindi darating yun kung 30 years old ka, kung 40 years old ka. So, may mga bata na matataba, may high blood na, high school pa lang, elementary pa lang. Pagtaba, ang una-una nating problema kasi maraming fast food. Mahalat ang mga hamburger, mga pizza, mga ganyan, nakakapagpataba. Yung french fries. Iwasan natin.
office by... Ako, yung pala man ang mga hilig ko, Dok. Yan. Hilig kayo magsawsaw ng patis. Oo, naku. Sa toyo. So, hindi ho kayo pwedeng ano, makontrol ang blood pressure, sa sabihin mo, magsasawsaw ako sa bagong kasi may gamot naman ako. Hindi ho, totoo yan. Hindi kayo pwedeng, hindi kayo protected lahan ng inyong gamot. Pag high blood kayo, tapos nagsawsaw kayo, mag-instroke po kayo. Mm-hmm. So, dapat ho, hindi na ho dapat nagsawsaw sa toyo, pati bagong, kung may high blood na. Ayun. Pero kung wala pang high blood, medyo iwasan na yan. Ano po? Moderation pa rin po. Mm-mm. Sa bagay, lahat ng sobra, eh talagang nakasasama po, Dok. Ano? Dok, ano po? Hanggang anong oras po yung activity dyan sa Dapitan Sports Complex? Hanggang kay anong oras po yung activity dyan? Baka may mga kababayan pa tayong gustong humabol. Oo. Humabol po sila, may doon pong ECG, meron hong blood test, meron hong maisyo ng timbang. So marami pong ano, tayong servisyo hanggang alas 12. Punta lang po sila hanggang alas 12. Ayan. Po. Dok, baka po meron kayong nais ipaabot sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay. Maraming salamat sa pagkakataong nabigyan ninyo kami na mag-imbita ngayon at Eden sa aming celebration ng 7th National Hypertension Awareness Month na pinoklaman ng ating Presidente Arroyo 7 years ago, na kung saan kami po ay nagbibigay ng inyong kaalaman sa paano natin pangangalagaan ang katawan na hindi tayo magkaroon ng high blood o hypertension. At dito po kami ngayon sa Dapitan Complex sa Instruction Street. Nagbibigay po kami ng libreng ECG, blood test, hanggang alas 12. Kung gusto niyo pong makibahagi sa amin sa celebration na to, andito po kami. Marami pong salamat. At pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Ayan. Maraming salamat. The original Dr. Lani Mercado Assis. Isa po siyang endocrinologist, no? At kasama sa Philippine Society of Hypertension. Thank you so much. At sana'y laging, ayan. So, ulitin po, Dok, ha? Ayan. Eh, sana mas marami pang mga grupo, ano, asosasyon, organisasyon ang magsagawa ng mga ganitong medical mission. Eh, syempre, pangunahin na dyan, ano, ang Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. At sana mas marami pa yung tumulad, ano po, sa mga ganitong pagtulong sa ating mga kababayang mahihirap na laging sinasabi talaga ng mga walang opportunity talaga, parang ano, oportunidad po na makapagpagamot dahil sa ang mahal-mahal, Ate Bel, check up lang magkano na yung gamot pa, di ba? Naku, madaming mga ano ngayon ang high blood, yung mga kandidato na hindi nanalo, high blood ang mga iyan ngayon, no? Pero biruin mo, Kuya Jim, Ate Bel, ha? Bata pa lang. Pagka-ubis na, high blood na. O, naku, yung mga nanay dyan, ano po, hindi porke chubby, mataba, cute, okay na, di ba? Ingatan nyo rin po ang kalusugan ng inyong mga anak. May tamang edad na dapat na silang bawasan, di ba, sa pagkain. At sabi nga, hindi daw porke payat, eh hindi na pwedeng ma-high blood. Ha? Mataba, mapayat, pwede pong ma-high blood. O, ang importante, sundin yung mga naging tips ni Dr. Lani Mercado Assis, no? Ako, babawasan ko ng pagsasawsaw ng patis, toyo, suka, bagoong. Mahilig ako sa ganyan, eh. Stop muna tayo. Sabi nga, moderation lang, no? Konti-konti lang. Yung tamang nalasahan mo yung sawsawan.
Anyway, ngayon po ay bagaman hindi pa formal na inaanunsyo, dinideklara ng PAGASA ang pagpasok, yung onset ng rainy season sa ating bansa. Eh, kailangan maghanda-handa pa rin po tayo mga kababayan dahil pagdating ng hapon, ano, Kuya Jim, hanggang gabi, nag-uumulan bigla, biglang babagsak ang malakas na ulan. Kasi ang batayan dyan, Kuya Jim, para maideklara na yung formal na pagsisimula ng rainy season, yung tag-ulan dito sa Pilipinas, eh tatlong sunod-sunod na pag-ulan at merong measure ng tubig na ibinabagsak para masabi na nagsimula na, formal na nagsimula ang tag-ulan dito sa ating bansa. Mamaya, ating na natin kung may makakapanayan pa tayo sa bahagi ng PAGASA. Magbabalik po. Magbabalik. Ngayon na. Sige. Alamin na natin kailan ba o pwedeng maideklara yung onset ng rainy season. Nasa linya ng ating komunikasyon si LV Tan Enriquez ng PAGASA. Magandang umaga, Ma'am LV. Si Eden Suarez Santos po ito. Yes, Eden. Good morning. Isang magandang umaga rin sa aming mga listeners. Doon sa tanong mo kung kailan, if you forecast natin na dahil may El Nino tayo ngayon, maaring late May or first quarter ng June ang pwedeng maging onset ng ating rainy season. Pero sa ngayon, nakakaramdam na rin tayo ng mga tinatawag nating afternoon or early evening mga pag-ulan o tinatawag nating local thunderstorms na short duration lamang, pinakamahaba na yung mga isang oras. Ito ay mga isolated o pulupulo, so maraming maranasan sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Samantalang umiiral naman ang intertropical convergence zone dito sa south, kabilang na ang silangang bahagi ng Visayas at buong Mindanao, na kung saan magdudulot ng maulat na kalangitan at mga katamtamang pagulan at pulupulong pagkulog at pagkidlat. Sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila nga, magkakaroon lamang tayo ng magandang panahon bagamat may mga isolated pa rin ang pagulan o pagkulog pagkidlat sa hapon o gabi. Kahapon, alauna, 50 ng hapon, naramdaman natin na pinakamainit sa Metro Manila, 33.5 degrees Celsius. At may kasabay din niya ang mataas na kahalumigmigan o relative humidity na 86% at yan ang nagtulot sa atin ng maalinsangang panahon. Ang araw naman ay sumikat sa Metro Manila kanina alas 5.27 ng umaga at hindi magkukubli alas 6.18 naman ng hapon. Philippine Standard Time, it's 10:52:25. So, Eden, yan ang ating update at yan ang ating panahon. LV Tan Enriquez, inyong naging tagapag-ulat. Ma'am LV, so ibig sabihin po yung mga pag-ulan sa bandang hapon at gabi ay hindi pa po iyon na sinyalis na nagsimula na po yung rainy season. No. May criteria tayo kasi sinusunod para masabi na natin na onset na ng rainy season. Like may mga selected cities tayo, lugar dito sa, lalo na dito sa North NCR, na kung saan nagtatala na sila ng ulan, buhos ng ulan, for 3 consecutive days na more than 2.25 millimeters. Cumulative na yon. Tapos, ang hangin natin, dapat galing na dito sa southwest o yung tinatawag natin hanging habagat. Ayun. So, definitely po yung huling linggo ng Mayo or yung unang linggo ng Hunyo. Yes, maaring mid-June or late na itong May. Pero masasabi ko, almost madayapit na rin matapos ng May. So, maaring June na yan. June na tayo mag-onset ng rainy season. Ayun. So, hindi naman po huli yun. Talagang minsan talagang ganun lang po. Oo, hindi naman. Maraming mga taon na nag-onset tayo ng rainy season ng June na. Pero Ma'am LV, bakit ganun? Tanong ng ating mga kababayan, ano po, umuulan, pero pagdating ng gabi, maalinsangan yung... Ayun natin tag nating humid kasi mataas yung ating relative humidity, moisture-laden yung air. Mm-hmm. Yung halos na ibuhos yung talagang dapat na ibuhos ng ulan. So, nakaramdam tayo ng maalinsangang panahon, maalinsangan at malagkit na panahon. Malagkit. Kasi yung ating pawis, hindi na kayang absorba ng air. Kasi ano na siya eh, so, saturated na siya with moisture. Mm-hmm. At saka sa tagalang panahong na natuyo yung ating lupa, ano yung konting buhos ng ulan, parang mainit na kawaling napatakan ng tubig, ano po? Oo, that's right. Yung evaporation na epekto noon, mainit.
maaring kailangan munang pumasok muna doon sa yung tigang na lupa natin bago tayo makaramdam ng konting lamig. Ayun. Naku, Ma'am LB, maraming maraming salamat po at napakaganda ng inyong boses. Okay, thank you. Nagpapalamig ng ating panahon. Okay, thank you. Ayan. Si Ma'am LB Tan Enriquez ng Pag-asa. O, mga kababayan, ha, yung nararanasan natin pag-ulan tuwing hapon o gabi, ay hindi pa po sinyalis yan na nagsimula na yung tag-ulan dito sa ating bansa. Late May or mid-June daw po, pwedeng i-announce ng Pag-asa. Malay mo, mas mapaaga sa first week ng June, o, di ba? Pero last time daw, June 17, nagsimula yung rainy season sa ating bansa. Kasi epekto yan ng El Nino phenomenon. At yung maalinsangang nararamdaman natin, despite yung umulan, hindi pa nga masyadong nadidiligan yung ating tigang na lupa na talaga namang natuyot nitong mga nakaraang El Nino summer season, tag-init, na lalo pang pinatindi ng El Nino phenomenon. Pero ganun pa man, mga kababayan, abay ingat-ingat po tayo. Palagi tayo magdadala ng pananggalang sa init ng araw at sa biglang pag-ulan. Kasi ng sakit yan, di ba, Tibel? Uso na ngayon yung ubo, no? Trangkaso. Alam naman po natin kung ano-ano yung mga sakit na maaari nating maramdaman, maranasan kapag ganitong nagbabago yung ating panahon, yung ating klima dito sa bansa. Oh, local thunderstorms daw po yung ating mga nararanasang pag-ulan at yan ay isolated or pulo-pulo. Kaya kung saan sa ang lugar po natin yan na nararanasan, makita mo, umuulan dito sa isang bahagi ng Quezon City, hindi naman. At sa bahagi ng Visayas at Mindanao, at south part ng Luzon, ay intertropical convergence zone po yung ating nararanasan dyan. Umiiral po dyan. Ang bilis ng oras, Ate Belle, meron pa ba tayo? May mahabol pa bang report? Ayan. At thank you so much kay Ma'am Elvitan Enriquez ng Pag-asa at syempre kay Dr. Lani Mercado Assis. No, sana tuloy-tuloy nila yung mga ganun nilang aktibidad para kahit papaano yun, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. 500, marami na yun. Diba? Eh, lalo na yung mga natulungan natin dito sa bahagi ng Commonwealth. Nakaraang linga pa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation na ang dami, libo-libo yung mga kababayan natin na nakatanggap ng tulong dyan. Yung mga basher na sinasabi mo, Ate Belle, ay nakuingit lang yung mga yan. Matatalino na ang ating mga kababayan, kaya hindi sila basta-basta mahihila at mapapaniwala ng mga ganyang paninira sa social media. Ang importante tayo nakatulong sa ating mga kababayan, sila ba nakatulong? At syempre po, huwag natin kalilimutan sa ating mga kababayan na nais nating imbitahan, no, dumalo dyan sa gaganaping malaking dakilang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa Philippine Arena. Sa araw po ng Linggo, mga kababayan, iniimbitahan po namin kayong lahat. No? Ito'y pag-ibig namin sa inyo, kaya namin kayo nais na makasama. Mm-hmm. Huwag po ninyong kalilimutan. Yung iba na nagtatanong, gustong pumunta dyan, ay Ate Belle, di ba may mga bus naman na gagamitin dito sa may central? Pwedeng pumunta lang sila dyan kung wala silang masasakyan. Yung ating mga kababayan na gustong makibahagi dyan sa gaganaping pamamahayag. Yan po ay pangungunahan mismo ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At syempre sa ating mga kababayan, ngayon po ay araw ng Sabado at bukas ay Linggo. Ating tinatawag na bonding moment. Ay spend po natin yung ating oras kasama ng ating mga pamilya. At maganda po na iyan ay inyong i-spend dyan sa bahagi ng Philippine Arena. Sama-sama po tayong magpunta dyan. At mag-iingat po kayo palagi, mga kababayan, lalo na yung panahon ngayon.
Muli sa araw po ng Sabado, sa susunod na Sabado, muli po tayong magkasama-sama at magkarinigan. Reporters on Call sa Radyo Aguila. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Sa susunod na Sabado, may makakasama na tayo, ha? Ako po ang inyong lingkod, Eden Suarez Santos. Good morning kay Kuya Gerald, humabol pa. Good morning! Antabayanan po ang susunod na programa, ang Status Quo. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Sa nakalipas na oras. Radyo Aguila, Balita Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang Radyo Aguila Balita Update. Halos 3 hanggang 4 na ektarya na ng damuhan ang tinupok ng apoy sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Pasado alas 9 kanina nang magsimula ang apoy, pero dahil sa malakas na hangin ay agad itong lumaki at kumalat. Ilang metro lamang mula sa nasabing lugar ang kinalalagyan ng isang gasolinahan at ng pampublikong paaralan sa nasabing bayan. Pinaniniwala ang nagmula ang apoy sa sinunog na basura sa lugar. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ilan ang kabuuang danyos na iniwan ng sunog. Sa mga nangungunang balita, White House at ilang federal offices sa Washington pansamantalang isinara matapos ang shooting incident sa labas mismo ng official residence ng Pangulo ng Amerika. Abangan na iba pang mainit na balita mamaya sa Radyo Aguila Balita alas 12. Samantala, antabayanan ng programang Status Quo. Magandang umaga, ako po si Tonet Laborte. Sumayin niyo ang maigit at mga nagbabagang balitang nangarap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila, Balita Update. Inaanyayahan ng lahat. Sa Mayo 22, sa Philippine Arena at sa iba't ibang satellite stations. Iglesia ni Cristo Worldwide Intensive Propagation. Daluhan.
ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural dito sa Radyo Agila. Minsan, sumigaw ako ng ayoko ng magmahal! Pero nung nakita kita, napasigaw ulit ako ng joke lang yon. Utang ka ba? Bakit? Kasi habang tumatagal, lumalaki yung interest ko sa iyo eh. Gusto nyo bang i-share at madinig on air ang inyong mga FB status? Maging updated sa inyong mga paboritong celebrity sa aming celebrity tweets. Eh marinig ang inyong mga requested songs para sa inyong mga loved ones. Dito sa status ko, kayo ang bida! Kalimutan muna ang problema dahil makakasama natin ang mga walang kapantay sa kakulitan. Ang ating BFF on air na si Best May Rivera at Best Ken Messina. Tuwing Sabado sa status ko, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kami po ay inyong best friends on air. Ako po si Best May Rivera. At ako naman si Best Ken Messina. Ito po ang status ko. Dito lang yan sa Radyo Agila. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk.